We're live. Okay, live na po tayo, live. Tingnan ko lang. Gabi, tanghali, hapon, madaling araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, no? Ngayon po ay masasakyan ninyo, nandito na po yung dalawang debater, no? Yung dalawang debater na parehong bata, no? Bata, kumbaga na mga bagitong debater, no? So, unang-una po, salamat po kung gusto niyo pong pumasok, ipipin po namin yung passcode at ID number, no? Pero hayaan po natin yung dalawang debater lamang po, manonood lamang po tayo, no? Kung gusto mo mag-comment doon sa comment section, no? Pero hindi po natin babasahin yung comment natin sa in defense, no? Para naman sabihin ni Brother James ay hindi tayo may kinikilingan, no? Hayaan natin si ano ang magko-comment, nagbabasa ng comment section doon sa po kamatuoran, no? So muli, samahan po ninyo kami. Pwede po kayong pumasok dito. Nandiyan po yung ating pipin na po, yung ating passcode para po makapasok kayo dito at masaksihan ninyo ang dalawang debatistang batang-bata, no? Para po sa, ano ba yung topic nyo, Bro James? Bro James, ano yung topic nyo? Sola Scriptura po. Okay. Sola Scriptura po, sir. Sola Scriptura is the only authority, no? Soul of authority ng ano, no? The Bible alone is the sole authority. Yun, parang Sola Scriptura yun, no? So muli, samahan po ninyo kaming lahat dito at pumasok po kayo sa Zoom. Pwede po kayong makijoin dito, no? Pero pag nagdidebate na po, wala po magko-comment, wala pong tutulong kay Kablaw at dalo na kay James. Sayaan po natin silang dalawa po ang magtagisan ng proposition nila at argumento, no? Unang-una, alam naman natin na teritoryo natin 'to, no? Ipaparehas po natin ang laban, no? Wala pong magbabasa ritong Katoliko, walang tagabasa, parehas po sila dito, no? Walang magiging tagabasa, no? Parehas silang mag-e-effort ng kanilang mga stand, no? Okay. Kung merong comment, doon lamang po sa comment at hindi po natin babasahin yung comment dahil unang-una teritoryo po natin 'to. At muli, salamat po sa inyong lahat at naway pagpalain yung dalawang debater, no? Ito po ay hindi pagalingan, ito po ay hindi paraliman kung sino ang magaling, kung sino ang maraming kaalaman. Kung hindi, kung ano po yung belief ng bawat isa, ay dapat po nating irespeto at igalang. Ito po ay inter-religious dialect o interfaith dialogue na sa pagitan ng ating mga kapwa Kristiyano, no? Na kapatid natin kay Kristo, na ipapakita nila yung view nila about Sola Scriptura. At ito naman ating si Brother Odysseus ay kanyang i-stand, kung ano ang stand ng ating simbahan. Kung Sola Scriptura ba, o meron tayong tinatawag na church, is the pillar and foundation of truth, the sacred tradition, and the yung tinatawag nating scripture, no? So muli, samahan po ninyo kaming lahat. At muli, maraming salamat po. Tunghayan po natin dito. No, ulitin ko po. Ang debate pong ito ay isang friendly dialogue discussion sa pagitan ng dalawang magkaibigan, magkapatid kay Kristo, bagamat iba man ang kanilang pinananampalatayaan. No? Muli, sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, naway igiya sila sa maayos, matino at maginoong usapan. No? So muli, maraming pong salamat. Gaya na sinabi natin, bawal yung ad home, no? Bawal yung side comment, no? Bali, ang magiging usapan po dito, kung ano man po yung topic, yun na po ang magiging topic at wala pong lilihi sa topic. So kung sino man po ang gustong pumasok, pwede po kayong pumasok dito. At ulitin ko po, huwag po tayong makikisali sa dalawang debatista. Si Brother Mel, nandito pero mag-hide po ako, no? Mag-mute ako at pati yung picture ko. Paano ba yung pag-ano ng picture dito o na drum para hindi ako makita? Ano yung pipindutin ko dito? Yung stop video, yung sa tabi. Ito, ganon. Ayun, tapos ganyan. Okay, so tapos okay mute. Na. No? Mute. Okay, mamaya na ako mag-mute. Hindi pa naman nag-uumpisa. Yun, so, yung magkatabi. Okay, hintayin natin. No? Salamat po sa 24 viewers habang inihintay natin yung pokamatuuran na magkikater sa atin para sa debating ito. Bro Odysseus Kablaw, no, magpakita ka na dahil nagpakita na yung iyong kaibigan.
na isang Baptist church na si ano handang-handa na siya, no? So muli, ulitin natin, walang personalan, walang ad hom. Ito ay kaibigang, usapang pangkaibigan, pang magkakapatid bilang Kristiyano. Kung ano man po ang stand ng bawat isa, atin pong irespeto at wag po natin silang bubulihin dito, no? Ulitin ka po, tayo po dito ay manonood lamang at nakikinig. Hindi po tayo kasali sa kanilang debate, sila lang pong dalawa ang mag-uusap dito, no? So muli, maraming maraming salamat sa ating lahat. Pagpalain tayo ng dakilang Diyos, Ama at ng Espiritu Santo sa tulong ng kanyang anak na si Jesucristo. Sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa ating mahal na Birheng Maria, proteksyonan silang dalawa na walang anumang umiral na emosyon sa kanilang gagawing talakayan, no? Samahan tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, basa muna tayo. Adrian Montaya Patangi. Gobro Cablao, Dariel Levestre Isogon, good evening po, sis and bro, Sheila Castañeda, papasok sa Zoom. Yes, pwede kang pumasok, Sheila Castañeda, no? Pwede po. Okay, bawal mag-shade, hindi naman naka-shade si ano eh, si bro. Naka-shade ka ba bro? Hindi naman, di ba? Hindi. Okay, no? Okay. Tapos, Sardofol, good evening sa lahat. Sheila Osne, God, Sir James Orienceda, okay. Cynthia H. Manalio, good evening po sa lahat, lalo na kina Bro Cablao at Bro James the Baptist. Okay, sabi ni James Orienciaga, hello everyone, God bless. Jojo Evangelista, gandang gabi mga kabaro sa pananampalataya. Adios. Itchepeng Baginas Miro, di yata matanggap ni James ang pagkadurog. No? Huwag na natin basahin to, no? Unang-una, wag po tayo mag-side comment na ganyan. Nakaraan na po yon, Bro Itchy, no? Nakaraan na yun. Past is the past, no? Wag na natin anayin. Amarilis Lahera, good evening everyone. Renato Sumpay, magandang gabi sa kanilang lahat. Marlon Leona Gipit, proud to be Catholic. God bless, bro po, Bro Mel. Rodel Velaro, hindi ako ang makakadibate ni Bro James. Si Cablao, no? Ulitin ko po, hindi po ako ang makakaharap ni Brother James. Si Cablao po, no? Para kung bagito sa bagito. Okay. Sabi ni Rodel Velario, huwag kayo magkakape ng 3-in-1. Bakit kaya? Ichipeng Beguinas Miro, okay. De Mesa Susan, good evening po sa lahat. Sarcophagus Hemileptics, Homiletics, Amen, God, Rock of Law, Odysseus. Okay. So habang hinihintay natin, yung si Roland Farns na magkikater, no? Pwede kang mag-plug ng iyong ano, Bro James, kung meron kang YouTube channel, kung meron kang mga scamming debate na paparating sa DevCon, pwede mong i-plug dito. Bibigay namin sa iyo yung pagkakataon. Sige, Bro James. Okay lang naman po. Wala naman po sa ngayon. Medyo, ano lang po. Ito kasing debate po na ito. Ito po ay invitation sa akin ni Brother, sino nga po yung kadibati ka po? Si Cablao. Bro Odi. Si Brother Odi. Obi? Tama po ba? Sorry ha? Cablao na lang, Cablao. Odi. Cablao, Brother Cablao. Actually, in-honor ko lang yung invitation niya. Yun. So, salamat, yun, kaibigan. Magpakita ka na kasi ng mukha, Bro Cablao. Para makita nila kung sino yung makakadibati niya. Yan ha, no? Pareho ang nakatak. Men in Black, no? Men in Black. Tapos pareho pa yatang soft ay Defcon, no? Okay, so very good, no? Maraming salamat po. Ngayon, ang dalawang magkaibigan, magkaiba man yung kanilang pananampalataya, ay maghaharap po sila. Ulitin ko po, hindi po ito pagalingan, hindi po ito paramihan ng nalalamang talata, hindi po ito paramihan kung sino yung maraming alam, kung sino yung matalino. Ito po ay kanya-kanyang stand po ng kanilang belief. Kung ano po yung belief ni Bro James, yun po yung kanyang i-stand. At kung ano po yung belief ni Cablao. Sheila Cortez! No? Ano po? Pasok. Okay. Nandito si Sheila. Oh, Sheila Cortez, no? Go, Bro Cablao. Salamat, Sister Sheila Cortez. Okay, no? Salamat. Pwede kayong pumasok dito, no? Okay, pasok po. Pasok kayo dito, pasok no? Po. Okay, so maraming salamat. Ganun din. Sheila, dalawang Sheila nandito, si Castañeda, Annalie Obiado, no? Elias, wow, ang mga guwapo. Okay, sino ka Elias? Ako ba yun? Joke lang.
O kami dalawa ni Bro Ansawag dito. Si Bro Arnold Maglalang, no? Good evening to all. So Bro Arnold Maglalang, no? Nawala si Bro Arnold. Kasi yung iba naka-mute. Okay. So habang hinihintay natin, Bro Kablaw, baka pwede mong batiin yung iyong mga kapedro. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay. So, shout out po sa 33,000 viewers. 36 na, 36. So, 36 na. Ayun, 36,000 na. Abot siya mamaya ng 100. Ayan, maganda yan. At madami po kayong matututunan for sure po. At Rodeo at Iglesia. Shout out po sa mga St. Peter Men Society, sa lahat po ng bumubuo ng Simbahang Katoliko na patuloy po nagtatanggol sa ating pananampalataya. Shout out po sa inyo at mabuhay po ng lahat. Sabi ni Marlon Leona Gipit, good luck mga bro. Live po kayo dito sa Japan, no? Live yung debate niyo. Biroy mo, nasa Japan, no? Oh, ayo gozaimasu, mga taga-Hapon, no? Ayo gozaimasu, no? Okay, kombawa, no? Kombawa, ohayo gozaimasu. Okay. Oh, alam niyo ba, kinalat ko tong debate niyo to sa 100 page na naka-join ako. Okay, no? Kaya lang, may mga kasabay kayo ngayon na ano eh. Na diba, terrain sa deck. Wala akong ilaw. Oh. Okay, so si Ciela Cortez na kasama din natin, no? Pwede po kayo pumasok dito, walang problema, no? Si Ciela. Pasensya na, may ano yung likod-kot. Sabi ni Sarcophagus Homiletic, support from SBMS. Nainit. No? Pantribuna Patch. Big anto Bing with na yan ka Pedro. Okay. Sacrophagus Homiletics, okay na po yan. Praying for you Sir James. Sola Scriptura, sabi ni Sheila Castañeda. Jana Tobal, Earl Lawrence Rojo, maraming pinapapasok dito. Sige po, pasok po kayo dito, no? Anali Obiado, Sheila Castañeda, ayun, salamat pinsan. Okay. Renato Sumpay, pagdating sa debate, walang pagalingan dito kundi alin ang katotohanan. Yeah, okay. Bakit di na ako makareceive ng notification sa page na ito? Unang-una, bro Philip Cesar, nando doon yung page sa page natin. Nando doon yung ano, yung ID meeting, no? Tingnan mo na lang din yung ID meeting na 'yan. Oo, doon mo makikita. Notification nitong page. Bakit wala? Baka nag-unfollow ka, bro. Ano? Bro Philip. So pasok ka dito. Ay dapat ano, Bro Philip, yung notification bell, pindutin mo 'yon. Pag nag-follow ka, pindutin mo din yung notification bell. So okay, wait lang po kasi hintayin natin yung moderator. Oh, nasa bahay na itong moderator, no? So hintayin natin, no? So asa na kaya si sabi ni Roland Farts, paparating na siya, nasa bahay na, siguro nag-aayos na siya para doon sa ating live, no? Hintay-hintay lang po tayo, no? Ikaw bro James, baka ano, meron ka bang sasabihin yung mga kabaptismo rito, bati-batiin mo, meron ka ng mga supporter dito, nabasa natin, no? Okay. Reko. Ang dami kasi nagaan eh. Sige, babati ako. So, yun po, ipapasalamat po ako sa Baptist family, sa GC, sa mga supporters na nananalangin, bilang para sa akin, di para sa lahat ng mga tao na makarinig ko sila ng Word of God. So, binabati ko po si Sheila Castañeda, yun po. Pasok sister, po, si thank you so much. Kay Andy Swiss, binabati ko po siya ng now. Kay Ate Jana Tubal, kay Annalie Obiado, Sister Annalie, kay Sister Amarilis, sa kayo iba baka bulang siguro. So I advise po, huwag po kayo mag-comment ng bad words mga kabaptis dyan. Just watch lang. Pagagalitan ko kayo sa GC pagka nagloko kayo. Sige. Actually, no? Salamat Bro James. Ayun. Ako si Bro James, mabait tong kausap to. No? Sumusunod to. Pag binawal mo, ayun, ganyan. Lang po. Oh, yes, no? Okay naman tong kausap. Actually, hindi pa nang tayo nag-uumpisa. Nasa 52, nakita ko no, kanina. 52 na yung viewer natin, no? Unang-una, hindi po kami Devcon para magparapol ng mga t-shirt, no? Na wala pong raffle dito. Wala po kaming parapol dito kahit umabot po tayo ng 70. Wala po kami ipaparapol dito, no? Tapos na po yung parapol namin ng mga polo shirt, ng mga sombrero, ng mug. Kung sino po yung gusto pa ng mugs, meron pa dito. Meron pa akong CCC rito.
No, meron pa ako ditong sombrero. PM nyo lang ako kung taga Manila kayo. Bibigyan ko po kayo. Eh, pag umabot tayo ng 150, wala man. Po, kahit po walang umabot ng ganun, basta kung sino po yung manghingi, bibigyan ko po. Marami pa dito si brother. Pero yung polo shirt, t-shirt, ubos na po yun. No? Maghintay na lang natin, hintay na lang tayo natin kung sino yung mag-sponsor at muli tayo magbibigay ng mga ganun. No? Okay, so inihintay natin si Roland first. Si Roland na lang. So, hintay natin. Mag-shout out po muna ako. Sige. Yes, magpakita ka na ng picture mo. Okay. Ayan. Shout out po sa mga nagko-comment kay Brother Adrian ng Tarlac. You know? Shout out sa iyo, bro. Kay Kuya Kim po. Ayan. Thank you po. At ayan, salamat po sa prayer and support. Shout out din po sa mga nagko-comment ng mga kapatid kong Katoliko. Maraming maraming salamat po at pagpalain po nawa tayo. Amen. Salamat. Pero paano si Bro Roland kung okay na siya? Actually, nandito na siguro nag-aano na yan. Nag-aayos ng ano. Nag-aayos na yan si Bro Roland. No? Si Bro Roland nag-aayos na yan. Kaya hintayin natin siyang pumasok para sabi niya nasa ano na siya. No? Sa bahay na raw at nag-aayos na si Bro Roland Fards. No? Para ano? Para maging tuloy-tuloy. Sige, bago ano, sa ating mga taga-subaybay at taga-panoog dito sa Independence, no? Pwede po kayong pumasok dito, no? Pwede po, wag po kayong mag-alala, hindi namin kayo i-remove. Basta wag nyo lang guguluhin yung dalawang Dibatista natin, no? Sila lang kasi yung involved dito na mag-uusap. Sorry, kontrolado ko naman. Tayo po yung ano. Kontrolado ko. Tayo po yung nagke-cater. No, para po maayos sila. Unang-una, uulitin ko po. Hindi po tayo makikialam sa dalawang kabataan na ito, no? Bahayaan natin sila. Hindi ako magiging taga-basa, hindi ako magiging taga-oras. Sino kaya ang mag-aano ng oras? Sis na. Si Bro ano din, si Bro Roland. Ah, si Bro Roland din. Okay, no, para sabihin natin. Gamitin niya 'yun. Eh. Gagamitin lang namin dito ay manonood at makikinig sa inyong debate. Lahat po kami dito mag-mute at magtatago pansamantala hanggang sa matapos yung inyong debate ni Bro Cablao. Okay. Di na ata nagparamdam si Bro Hampiski. Oh, Russia! Okay, andito yung moderator. Siya yung moderator? Hindi, wala pa kayong moderator. Ikaw muna, Bro Russia. Okay. Wala pa si Bro Roland. Meron yatang debate sa DevCon. Meron din eh. Wala kasi meron. Si Pronash. Sunod-sunod din debate ngayon. Sa Friday po. Friday ka ba, Brother Mel? Alas 8. May debate po si Brother Mel with Pastor. Jesus versus isang Jesus. Ito yata yung debate nila, bro. Ano? Tatlong Jesus. No? Ni Hindi, iba yung kay Brother James eh. Yung bautismo na Holy Trinity at saka yung bautismo in Jesus' name. So, nawindang ako. Si Bro 4D, yung kadebate. Oh, kadebate ni James, ni Bro James. Nawindang kami ni James doon kasi ang tanong ang stand nila, Trinitarian formula din. Nagulat kami, yung Ama, Jesus, ang pangalan. Yung Anak, Jesus din. Yung Espiritu Santo, Jesus din. Di, Jesutarian pala itong mga ito, no? Kaya, anong sabi niya, baka ako daw gusto daw akong at yun. Pero kinasahan ko, no? Friday yes, po. Yung Hesitarian nila, no? 8 o'clock. Gabi. Hesitarian versus Jesus Christ. No? Okay. Kasi yung Ama sa kanila, Jesus ang name. Espiritu Santo, Jesus ang name, no? Yung His Anak, Jesus din, no? Kaya tatlong Jesus yun, no? Kaya ang tawag na lang, Jesus, kasi maraming Jesus. Si Ben, yung Ama, siya din Jesus. Yung Anak, siya din yung Espiritu Santo. Eh, yung Ama, yun din yung Jesus ang pangalan. Yung Anak, Jesus ang pangalan, Jesus yun. Yung Espiritu Santo, Jesus din ang name. Kaya yung tatlong Ama, Anak, Espiritu Santo, Jesus lahat ng kanilang mga pangalan. Pero isang personal lang sa kanila o isang katauhan lang. Tatlong Jesus sa isang katauhan. Sa mga patri, ay yung Ama, yun din yung Anak, yun din yung...
Hindi nga yun ang topic namin, yung pangalang Jesus. Hindi. Kung ang pangalan ng Ama ay Jesus, kung pangalan ng anak ay Jesus, kung pangalan ng Espiritu Santo ay Jesus, yun ang topic. Hindi yung pagiging unity ng God sa isang Ama, Anak, Espiritu Santo. Parang kinumpir ko lang yung kay yung unawa dito ng mga patri, ng mga patri kako. Para malinaw, no? Ang ating full topic, ang Ama Jesus, ang Anak Jesus, ang Espiritu Santo Jesus. Ano, nasa na si Bro Roland. So, yun po, no? Abangan niyo po, tatlong musik laban sa isang Jesus sa darating na Biyernes. Alas 8 po ng gabi, no? Devcon po ba yan, Kuya? Yes, nandoon yan, nandoon. No, makinig ka kung paano natin bigyan. Yeah, naka-live na kayo sa DevCon. Good ko pa paano natin. Siya, gumamit pa yan ng isang ano yan. Okay, so computer siguro. Doon mo malalaman kung paano natin gigibayin yung tatlong Jesus laban sa tunay na Jesus, no? Okay. Oh, yeah, thank you, Bro Russia. Yeah, naka-live kayo sa DevCon. Bro Russia, huwag mo na akong i-ano. Okay. So, habang hinihintay natin, wala pa si ano, no? Russia, baka gusto mo na din mag-moderator muna habang... Yung 47 views natin, naghihintay kahit wala pang debate, eh, nakaabang na sila para sa dalawang magigiting na defender ng isang Katoliko at isang Baptist Church, no? Okay. Okay, sabi ni Sheila Cortez, akala ko may raffle. Si Sheila, naubos na yung paraffle natin. Ang nandito na lang yung ilang pirasong CCC, ilang mag at saka yung sumblero. Pero yung follow shirt, wala na. Na-dispose na natin yan. Okay. Pag meron na lang nag-sponsor at saka natin ipaparaffle uli yun. Okay, no? Ayaw nila ng trivia, kaya binamigay na lang natin. Okay, so salamat sa ating lahat, no? Sino tong eyewitness ba yon, nakita ko? Ayan, ayan na. Okay. Na yung dalawa. Okay, so tatahimik na tayo, no? Ibibigay na natin sa dalawa, no? Kay Russia at kay Bro Roland Fards. Pasok. Okay, magandang gabi, mapagpalang gabi sa ating lahat. Magpalang gabi po. Okay, Brother James, magandang gabi. Magandang gabi po. Oh. Bro Mel, mag-umpisa na tayo? Okay, bago tayo mag-umpisa, siyempre magpre-prayer, tapos sasabihin natin kung ano yung rules, no? Bro, asa na si Russia? Umalis na. Bro Russia, ang gagamitin nating rules, yung sa DevCon ba? Tama ba? Yung sinend ko kayo, Bro Russia. Okay, okay. Yun. So basahin muna yung rules bago tayo mag-umpisa, ay mag-prayer muna tayo, no? Okay, sige bro. Sis Malo, umpisaan mo yung prayer bago tayo. Wala palang mic si Bro Russia. Walang mic. Ano lang siya. Hindi siya okay, na-mic. Okay lang. Sige. Okay, sige. So, prayer. Start na po tayo para makarami. So, okay. Syempre, hihilingin natin yung ating gabay ng ating Panginoong Diyos para sa isang maginoong debate na ito na ating gagawin. So, let's pray po mga kapatid. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon naming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa lahat ng mga biyaya na pinagkakalobo po sa amin, higit lalo sa biyaya ng buhay. Salamat aming Panginoong Diyos sa iyong dakilang pag-ibig at sa lahat po ng paggabay na binibigay mo po sa amin. At sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong banal na espiritu po upang kami ay gabayan at turuan sa lahat ng aming mga maririnig, higit lalo na po yung aming dalawang maginoong magkakaroon ng maginoong talakayan ukol sa isang pananampalataya. Nawa, Panginoon, patubayan po ang dalawang ito at gabayan mo po. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. At sana po ay maging katututunan namin ang isang usapan na to at maging makabuluhan at naway maging mapagyaman ng pagbabahaginan na ito ang lahat ng aming mga maririnig dito sa usapan po na ito. Ito na po ang bahala sa amin, Panginoong Diyos. Patnubayan at gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aking sabat na langin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo,
na nabubuhay at nagahari magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Okay, so salamat Bro Roland. Ibibigay ko na sa inyo ni Bro Russia, no? Yung inyong kayo po ang bahala sa kanila. Kami po ay mag-mute na at magtatago na para po ibibigay namin sa inyo. Salamat, go. Back to you, Bro Roland. Okay. Devcon, sige po. Okay, maraming salamat. Sinong affirmative ngayon, Bro Mel? Ako po. Si Kablao Odysseus ang affirmative. Okay. At ang negative ay si Bro James, no? Okay. Okay, okay. Sige, sige. Kasi nakadata ako kanina, hindi ko may sinen, hindi ko nakita. Pero by the way, so may isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Welcome, welcome sa ating In Defense the Truth with collaboration with the Veterans Convention and Purok Kamatuuran Defense Rebus Bilum, Battle of the Defenders. So meron na naman tayong isang debate ngayong gabi. Ang magdidebate sa tema na Isula Scriptura is Biblical. Ang titindig as affirmative ang ngayong gabi ang ating kapatid na isang membro ng Roman ng One Holy Catholic Apostolic Church at saka isang membro ng St. Peter Men's Society Apologists. Walang iba ang ating defensor, Brother Odysseus Kablao. At saka yung kaharap naman niya as negative tonight, ang isang ating nagbabalik ng ating kaibigan na si isang Baptist apologist, Brother James Orenciada. So sa ating lahat dyan, i-share niyo po itong video na ito at saka i-mention niyo po yung mga kaibigan ninyo para maraming makapanood sa gabing ito. So bago tayo magsimula, tapos na tayo nagdasal, babasahin muna natin yung rules and regulation. Sino maaring magbasa ng rules and regulation natin, mga kapatid? Bro Mel? Bro Sistadram? O? Yung rules natin, basahin muna natin. Bro Odi. Sige. Yung rules? Yes po. Meron po tayo dito. Okay, sige. Basahin sa akin. Basahin ko. Pababasahin mo si Sis Malo. No? Si Sis Malo ang pabasahin natin. Para mas okay, sige. Sinend ko po sa GC ng okay, basa na lang po. Okay, so habang hinahanap, andyan na ba? Okay na, sige. Ito po yung ating rules. Okay. Okay. Tema, sabi dito, team resolved the doctrine of sola scriptura or Bible alone is not biblical. Affirmative, Bro Kablao from RCC and negative, Bro Orenciada from Baptist Apologies. 15 minutes affirmative presentation, 10 minutes cross-examination, 15 minutes negative presentation, and 10 minutes cross-examination. And for the rebuttal, 10 minutes affirmative. For the rebuttal, 15 minutes cross-examine, 10 minutes negative rebuttal, 15 minutes cross-examine. 5 minutes conclusion negative, 5 minutes conclusion of affirmative. So, okay po ba itong inyong napagkasunduan na ano pangalan nito? Nawawala ako sa sarili ko. Bro James, okay po? Opo. Wala ba tayong tutol dyan sa ating rules and regulation? Lahat yes, ba po. Ay isang ayon sa ating rules? Yes, opo. Okay, dahil narinig na natin ang mga pag-oo ng ating mga kaibigan at tayo ay magsisimula na sa ating debate for
15 minutes. So bago ang lahat, shout out muna sa ating mga kaibigan na sa mga OFW na sila Ma'am Annalyn Pulanco diyan sa Toronto, Canada, nga ngayon nag-aabang, sila Sister Susan Patenyo-Kebe, sila Angie Patens ng Hong Kong, at saka yung kapatid natin na nasa Japan, sila Ajab Tras. Sa Saudi naman, sila Brother Jennifer Pagunsan at si Brother Alejandrino Erno. At saka sa Poland, yung kapatid natin na laging naghihintay ng debate na si Brother Crispin Lauroa. Magandang gabi sa inyong lahat. So, 15 minutes na constructive presentation gagawin ng ating kapatid na si Brother Odysseus Cablao ng St. Peter Men's Society. Apologies, Brother Audi, ready ka na po? Yes po, ready na po. Dahil ready ka na, pag nagsisimula kang magsalita, yung 15 minutes mo, ay, bago pala. Pakilala muna bro, no? Bati muna pala sa ating mga ano. Pasensya na, bati ka muna pala. Okay, pakibati na lang yung mga manonood natin bro. Baka sabihin nila, stricto tayo masyado. Yan. Yung binati namin kanina, no? Ang mga nanonood. Ah, nagbati. Maraming salamat po. Opo. Madami po kayong matututuhan. Okay, so nagbatian na pala, pero pagbati na lang tayo, Brother James. Bati ka muna, Brother James, no? Okay. Ako po'y bumabati po sa lahat ng magandang gabi sa Pilipinas, mga nanonood at sa ibang lugar na sa kanila ay umaga, ang kanilang oras ay magandang araw po sa inyo at sa ating mga nandito sa loob ng room at sa mga nagpa-facilitate, moderator at sa mga katuwang natin dito. Maraming salamat po sa lahat. God bless you po. Okay, maraming salamat. So, from affirmative, 15 minutes constructive presentation from One Holy Catholic Apostolic Roman Church, St. Peter Men's Society. Apologies, Brother Odi, kapag handa ka na, magsisimula ang iyong 15 minutes. Ayan, isang mapagpalang buhay po sa ating lahat. Saan man kayo dako ng mundo, pagpalain po nawa tayo. Unang-una sa mga paksa po, sa paksa po na aming titindigan po sa mga oras na ito, ay patutunayan ko po na ito pong sola scriptura ay hindi po biblical. No, yan po yung preposition na akin pong titindigan sa mga tagpong ito. Patutunayan ko po na ang sola scriptura ay hindi po naaayon at umaakma sa turo ng Panginoon at maging turo ng mga apostol. So mga kapatid, bago po natin sabihin na ang sola scriptura ay tama, dapat alam po natin, unang-una, dapat alam po natin kung saan at paano nabuo ang isang Biblia, yung tinatawag na banal na kasulatan. Sapagkat, no, the revelation of Christ is not only written in the Bible. Kahit si San Pedro sa kanyang speech, no, sa Jerusalem, sa Acts of the Apostle, we are the witnesses and the Holy Spirit. Kaya nga po mga kapatid, noong panahon pa ng mga apostol, wala pa pong Christian Bible. Wala pa pong Biblia noon eh. Kasi hindi pa po nakikita si San Pedro at si San Pablo noong panahon na yon sa Acts chapter 5 verse 32. So, yung paghanda, hand down, oral, yung tinatawag na hand down orally, doon sa itinuturo na hanggang I think 74 no AD hanggang sa mamatay si San Pablo, yun yung tinatawag po na oral tradition. After that, noong lumalabas na sa Judea yung revelation sa pamamagitan ng mga Kristiyanong nagsisitakbo galing sa Jerusalem, kasi during that time pinipersecute sila eh. During that time pinipersecute po sila. So, yung mga tao doon sa Jerusalem nagsisitakbuhan na palabas sa Judea, dala-dala po nila ang mga turo ng mga apostol. So nangangailangan na po ngayon na ilagay sa sulat, no? Nangangailangan na po na isulat. So pa-mute po muna ng mga hindi nag Bro James, pa-mute po muna. Kasi ayan. No? So kinakailangan na po isulat kasi nangamamatay na sila eh. Instead na ang personal tradition na binigay nila, no? Kinakailangan na pong isulat 'yon. Dapat po natin malaman na yung mayroong tinatawag na oral tradition at written tradition.
No, ito po yung tinatawag nating third stage. Mamaya, mas maganda po. No, uulitin po na merong third stage po na tinatawag. Unang-una, yung revelation ng Panginoon. Pangalawa, yung mga witnesses. At pangatlo, yun pong mga taong nagsulat. No? Mula kay Kristo, patungo sa mga witnesses, patungo po sa mga taong nagsulat. At yung pagsusulat na yun, yun ay ang Biblia na kinumpay 4th century. At ang Biblia ngayon, as we know today, yung Biblia ngayon, ha, wala pa siya bago mag 300 AD. No, wala pa po. Bago mag 300, kung tutuusin, kalat-kalat pa po yun. Kung bibilangin po natin yung Ebanghelyo, mga 50 po ang Ebanghelyo during that time. At sino nagsabi na apat lang ang Ebanghelyo? Yung Matthew, Mark, Luke, and John. Sino po ang nagsabi na apat lang ang isusulat o yung i-qualified sa Biblia? Ang simbahan po, sapagkat ang simbahan po ang may otoridad, no? Kaya nung taong 300 to 400 AD, nabuo na ang tinatawag na canon list o yung tinatawag na scripture. No, doon nyo po makikita yung development ng libro. Lalo na pumasok na noon si Gutenberg, no, nagkaroon na ng printing copies. Even before that, yung mga monghe ay kinokopya ang Biblia. At yung kopya na yon, no, hindi siya as we know it today, kasi nandoon yung mga monghe gumagawa hanggang magkaroon ng printing press, no? So, nung magka-printing press na, saka pa lang po nag-available pang kalahatan yung tinatawag ng Biblia. And the Bible, no? Yung Biblia po, ginagamit po yan sa letter G, no? Nang galing doon sa listahan ng Council of Trent. Although may dalawang canon, which is the Palestinian canon, mga Hudyong tinatanggap ang Old Testament, sa Hebrew lang ang nakasulat, yun ang ibig sabihin po ng Palestinian canon. Pero yung Alexandrian canon, no, labas ng Israel, yung mga Hudyo sa Egypto, Hudyo sa Alexandria, they accepted the 46 books, kasama yung tinatawag nating mga Katoliko na Deuterocanonical or the Second List. So dalawa ang canon kung ganoon, isang Hudyong tumatanggap sa 39 at mayroong mga Hudyo na tumatanggap sa 46 books. Kaya noong matapos ang hidwaan ng mga Hudyo at Kristiyano, ang tinanggap ng Kristiyano ay ang 46 books, which is the Alexandrian canon. Mula noon hanggang sa dumating si Martin Luther, ang Biblia po ay may 46 books sa Old Testament at mayroon pong 27 books sa New Testament. No, 73 books, no? It was Martin Luther tried to remove the book of James and even the book of Hebrews. No, si Martin Luther lang naman po ang nagbawas ng Biblia. So bago pa po dumating si Martin Luther, meron na pong tinatawag na 73 deuterocanonical books, no? Then he rejected the 7 books of deuterocanonical. Kasi sabi niya, hindi yan kasama sa Hebrew canon. So mas sinunod ni Martin Luther ang Hebrew canon kaysa sa Alexandrian canon na simulat sa Paul tinanggap po ng simbahan. So ngayon po, no, uulitin ko po, ang may otoridad po ang simbahan. So pupunta po tayo sa turo po ng simbahan. Ayon po dito sa Catechism of the Catholic Church, dito po hawak-hawak ko po ngayon, no? Hawak-hawak ko po ngayon. Sabi dito sa paragraph 80 page 33, pa-remind po ako kung last 5 minutes na lang po ako. No? Sabi dito, one common source, no, paragraph 80, sacred tradition and sacred scripture then are boundly close together and communicate one with the other, for both of them flowing out from the same divine wellspring come together in some fashion to form one thing and move towards the same goal. Napakaliwanag po mga kapatid, kung titignan niyo po sa bandang baba, no, may 40 po diyan, kinote po yan doon po sa De Verbum, no, sa 4 dogmatic constitution sa konsilyo po na isinagawa, no. So napakaliwanag na hindi po natin maipaghihiwalay itong banal na Biblia o banal na kasulatan at ang banal na tradisyon, sapagkat, no, kinote po siya sa De Verbum, for both of them flowing out from the same divine wellspring. No, iisa lang po yan. Pero sa dalawa pong pamamaraan, yung isa po nakasulat at yung isa hindi po nakasulat. Napakaliwanag po ng turo ng ilang simbahan, no?
Sabi pa po dito, sacred scripture is the speech of God as it is put down in writing under the breath of the Holy Spirit, and holy tradition transmits it its entirety, the word of God which has been entrusted to the apostle by Christ the Lord and the Holy Spirit. Napakaliwanag po mga kapatid. Napakaliwanag po mga kapatid na ang banal na sacred scripture, yung tinatawag nating Bible, ay salita ng Diyos. Pero hindi lang po ito, no? Yung salita po ng Diyos, hindi lang po nakasulat sapagkat merong hindi nakasulat. Yun po ang tinatawag na oral tradition. Kaya sa KPK, no? Sabi po dito, no? Sa 82, hindi kailanman dapat ihiwalay kung gayon ang mga kasulatan mula sa bayan ng Diyos na ang buhay at kasaysayan, tradisyon ay bumuo sa kalalagyan ng kanilang pagkasulat at pag-unlad. No? Lubos na napay na ipapakita nito sa tatlong yugto kung paano nabuo ang mga ebanghelyo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na third stages. No? May unang yugto, may pangalawang yugto, at may ikatlong yugto. Sabi po dyan, ang unang yugto, ang buhay at turo ni Jesus. No? Ano ang tunay na ginawa at ituro at tinuro ni Jesus habang siya'y naninirahan sa gitna natin hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Tungkol sa ating walang hanggang kaligtasan. No? Ang pangalawang yugto, ang tradisyong di naisulat o pasalita. Napakaliwanag po mga kapatid, ang unang yugto, si Kristo mismo, ang kanyang mga revelation. Ang ikalawang yugto, yung mga tradisyon na hindi po naisulat. Yung tinatawag na oral, yung pasalita. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ipinasa ng mga apostol sa kanilang mga tagapakinig. Five minutes? Ang sinasabi, no? Napakaliwanag. Napakaliwanag po, no? Meron third stages. No? Yung ikatlong tradisyon, yung po yung sabi po dyan, ang pangatlong yugto, ang mga naisulat na ebanghelyo. Maliwanag po, revelation ni Kristo sa witnesses at yung naisulat. Kaya nga po, no, sa John 1:1, yung buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, na magmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita at pinatotohanan, at sa inyo'y aming binabalita. Hindi po sinabing aming sinusulat. Ibinabalita po ng mga witnesses ng Panginoon, no? So now, no? Yan po quotation po yan sa Dave Berg po, mas mamaya, maganda po, no? Saan po kinuha ng doktrina itong sola scriptura? Dito po natin malalaman yan, no? Sabi dito, no? Magbasa po tayo ng kasaysayan. Dito po, sabi po sa Church History in Plain Language, ang sumulat po nito hindi po Katoliko. No? Ang sumulat po niyan hindi po Katoliko, si Bruce Shelley po, isang evangelical doctor of philosophy and theologian ng Protestante. Ang sabi diyan, Luther's greatest contribution to history, however, was not political, it was religious. He took for basic Catholic concerns and offered invigorating new answer to the question, how is a person saved? Luther replied, not by works but by faith alone. Sa kanya din yung nanggali, yung doctrine ng faith alone. To the question, tuloy ang basa, where does religious authority lie? Saan daw nakasalig ang otoridad? He answered, not in the visible institution called the Roman Church, but in the word of God found in the Bible. Kaya napakaliwanag, hindi po nanggaling sa ating Panginoon at mas hindi nanggaling sa ating mga apostol yung doktrina ng faith ng Bible alone. Nanggaling po yan kay Martin Luther, no? Hindi po nanggaling po yan sa ating Panginoon. No, sabi po dito, may hawak-hawak po ako ngayon dito sa Vatican II and its four constitution, scripture and tradition. Catholic and Orthodox Christian do not rely on scripture but also accept that much has been handed on to us from the apostle and apostolic times that was committed to writing in the scripture. Napakaliwanag po itong hawak-hawak ko mga kapatid.
No, napakaliwanag po ng hawak-hawak po. No? Ang sabi pa po dito, sa Census Fidelium and Canon Law, De Verbum, the Council's teaching on the Census Fidelium is further highlighted in the document De Verbum. No, diyan po nagkaroon ng paglilinaw. Diyan po nagkaroon ng paglilinaw, mga kapatid, no, sa De Verbum, sa dogmatic constitution. Sapagkat, during that time, madami na pong mga sektang naglilipa na. Sabi kasi ni Martin Luther, no, tandaan po natin, si Martin Luther po ang unang tumalikod sa simbahang Katoliko. Ang sabi niya po, the Bible is subject to private interpretation. Ang Biblia niya ay unawain sa sariling unawa. Ang sabi niya, kaya po dahil po sa pag-uunawa, no, dahil ang doktrina niya na ang Biblia ay unawain sa sariling unawa, nagkaroon po ng iba't ibang unawa. No, nagkaroon ngayon ang tinatawag na Anglican sa pangunguna ni Henry VIII. No? Dahil sa iba't ibang pangunawa sa Biblia, nagkaroon po ng kung ano-anong mga Anabaptist, ano, mga hanggang sa panahon natin ngayon, no, may mga JW, SDA, INCMCGI. Tignan niyo po sila nagko-kontra-kontrahan. One minute. Sapagkat sila po ay binabasa nila ang kanilang pangunawa sa sola scriptura. Napakaliwanag po, no? Mayroong tradisyon na iniwan ang mga apostol. Yung isa nakasulat at yung isa hindi nakasulat. Kapag sinabing nakasulat, ito po ay ang Biblia. Kapag sinabing hindi nakasulat, ito po ay ang sinalita. Yun po ang pinanghahawakan naming mga Katoliko. No? Napakaliwanag po, mga kapatid. Mamaya, mas madami pa po tayong ibibigay, no, na mga dokumento na nagpapatunay na itong sola scriptura ay hindi kailanman itinuro ng Panginoon, manapa ito po ay tinatatwa ng mga apostol. No? Mamaya, mas maraming magandang aabangan. No? Ayan po yung mga dokumento na aking pinakita. Sabi dyan, thus the apostolic preaching which is expressed in a special way in the inspired books was to be preserved in a continuous line of succession until the end of time. Napakatibay po ng ating dokumento, mga kapatid. Maraming salamat po. At yun ang the 15 minutes constructed presentation ng ating kapatid na si Brother Odysseus Cablao ng St. Peter Men's Society Apologies. Maraming salamat, kapatid. Brother Odi, inom ka muna ng konting tubig dyan. Babasa muna yung mga reaction, no? Sabi ni Sacropagos Homiclictics, Bible alone daw, pero silang lahat kontrahan din. Bible Baptist, Bible alone. INC, Bible alone. Fundamentalist, Bible alone. Others, Bible alone. Result, they contradict each other. Sabi naman ni Dino M. Diaz, ang dami ninyong dyaryo, subukan, bumasa. Okay, bumasa ng Biblia para hindi kayo liliko-liko. Okay. Sabi ni Sheila Castañeda, Bible is God, holy word. Okay. Baptist man-made heretics, sabi ni Saving Grace. Eche Feng Bagunas Miro. Okay. Inaabangan ang sunglass ni Brother James, no? Suotin mo sunglass mo na okay. So, di ko lang tapusin yung sinasabi mo. Malinaw pa sa sabaw ng pusit. Knockout na. Okay, Marlon Leona Gipit. Okay. Lapastangan, Holy Bible, tas itatapon nyo. Kahabagan kayo ng Diyos, Sheila Castañeda. So relax lang, Ma'am Sheila, ha? Baka magpalpitate yung dibdib ninyo. Ito ay isang friendly debate lang, no? Argumento lang to. Huwag lang natin masyadong dibdibin. Okay, so basa tayo ng iba. Okay, so ito, nabasa ko na to. Sola Scriptura, pero Protestant cannot be unified their doctrine, sabi ni Saving Grace. Shout out pala kay Ma'am Honey Bernardo Ladringan ng Hong Kong, no? Legion of Mary ng Hong Kong. Mamaya niyan, ikaw ang itatapon namin. Okay, so medyo ano. Ezra Ezekiel Biharano, walang liwanag ang hawak po. Kablaw, madilim ang aral sa ating sekta, sabi ni Ezra Ezekiel Biharano.
Okay, so maraming salamat sa inyong reaction mga kapatid. After sa ating cross examination na mangyayari, mag-react din kayo, babasahin natin mamaya. Pasensya na po sa mga hindi nabasa kasi napaka maraming mensahe na ating nare-receive. Okay, so Brother James ng Baptist Apologist, ready na po sa yung 15 minutes na cross examination? Bro James, naka-mute ka po. Sige po. Ready na po. Okay, so yung explanation natin, 20 seconds lang. Tama, di ba? Oo. 20 seconds lang. Okay, so remind ko lang mga debaters ha, na wala tayong sasayangin na objection dito. Lahat natin i-cater. So kung mag-objection kayo, objection lang. Huwag muna kayong magsalita. Iwasan natin yung magsabi tayo na objection, tapos magsasalita kagat hanggat hindi na-acknowledge ng moderator. Objection lang ang ating pwedeng sabihin para hindi tayo magkagulo. Hindi tayo magsapawan. Huwag kayong mag-aalala. Tainga ko sa mga objection na yan. Okay? So from Baptist Church, isang Baptist apologist, Brother James Orinciada, meron kang 15 minutes to cross. Pag nagsalita ka, pag tatakbo ang iyong 15 minutes, go ahead. Okay. Muna ko pong tanong sa kapatid natin na si Odosius. Binanggit po niya ang Biblia daw ay na-canonized lang noong 4th century 300 AD. Sa mga ganong date. Ano pong ibig sabihin na ang Biblia ho ay na-canonized noong 300 AD? Ang sinasabi ko po kanina, kung nakikinig ka po ano, sabi ko before 300 AD, mga kapatid, ang sabi ko po, gulo-gulo pa po yung tinatawag nating Bible. No, hindi pa po siya nakakanon eh. Kasi 4th century doon po siya nakanon. Then translate po ni St. Jerome ang Hebrew and Greek into a Latin. So mga kapatid, no, okay, napakaliwanag. Next question. Sige. Next question. Next question. Bago ba yung 300 AD? Meron na bang Biblia sa Biblia? Oh. Sagot, wala pa po. Ang meron doon, tabiblia. Plural, biblios, singular. Ang Christian Bible, 4th century lang po yan na-compile. No? Yung Biblia na titukoy doon, yung tabiblia, mga aklat. No? Yun po yung titukoy na accept, yung tinatawag na scrolls. Mga time? Scrolls na binabasa. Next question. Okay. So, tinatanggap mo na bago ang 300 AD na canon, ay meron ang Biblia sa Biblia mismo. No, hindi po yun yung Biblia na ano ah, may lumang tipan at may bagong tipan. Ang tawag doon, tabiblia, mga aklat. Yun po yung tinutukoy po doon, yung Pentateuch, no, yung five books of Moses, yung Exodus, Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun po yun. Wala pa pong Christian Bible kasi 4th century lang po yan na-compile. Okay. Yun bang Matthew to Revelation, hindi ba yon Christian Bible? Christian Bible siya, no, yung Matthew to Revelation. Pero during that time, before mag 300, wala pa pong gulo-gulo pa po, no. Sabi ko nga kanina, 50 yung ebanghelyo. Ang simbahang Katoliko po ang pumili ng apat kung ano yung isasama sa kanon ng Biblia, no, yung Mark, Matthew, Mark, John, and Luke. Luke and John. Okay. So, tinatanggap mo pala, bago ang 300 AD canon na sinasabi mo, ay tinatanggap mo na meron ng Christian Bible? Wala pa nga. Ang sinasabi ko, na-compile ang Christian Bible 4th century, gulo-gulo. Gulo-gulo no yung mga Biblia. No, ang tagtipon lang po niyan yung mga Katoliko. Kinompile po nila, no, tapos sinulat, translate, nilagyan ng chapter and verse, tapos magiging otoridad ng pananampalataya. Bible alone hindi. Church. Ulitin ko po. Ulitin ko po ang tanong ha. Bago ang 300, ito na lang ang tanong. Tinatanggap mo ba na ang Matthew, Mark, Luke, John, Romans at lahat papuntang Revelation, tinatanggap mo na yan ay nag-exist na sa panahon ng mga apostol? Sa panahon ng mga apostol hindi pa. Hindi pa, bakit? Kasi yung four main gospel, no? Kung pag-aaralan mo kung sino po yung sumulat nun,
yun po yung tatawag na Matayan Community, Johanan Community, Lokyan Community, Markan Community, no? Pag-aralan mo yan, brother, yung four main gospel tsaka sa Old Time? Testament. Naku, sige, sige. So, nung sinulat ni Matthew ang Matthew, ni Mark ang Mark, ang Luke, ang John, nila Pablo ang mga epistle at nila Juan, hindi pa nag-exist yun na sinusulat nila? No, bakit? Hindi po sila ang literal na nagsulat. No, katulad ni San Pablo, nakakulong si San Pablo. Paano makakapagsulat yun? Eh, nakakulong si San Pablo. So, ang nagsusulat po, yung mga bumibisita doon kay Paul. No, kung pag-aaralan mo yung Biblia, mga kapatid, yung sumulat po niyan, yung mga Matayan Community, Markan Community, Johannine, Lucanine, yun po ang mga nagsulat. Next question, no? Please. Okay. So, tinututulan mo na ang aklat ng pahayag ay hindi si Juan ang sumulat. Sumulat si Juan. Ang huling sinulat ni Juan, yung Revelation, di ako tutol doon. Manda pa, sinasang-ayunan ko po yun. Ang hindi ko lang po sinasang-ayunan, yun pong sola scriptura, yun po yung magiging batayan ng ating pananampalataya. Because the church is the pillar and ground of truth, not the Bible. Okay. So ito ulitin ko ha. Nung sinulat ng mga apostol ang mga epistle at nagpasulat sila, habang sinusulat nila yun, hindi pa nag-i-exist yung epistle? Malamang nag-i-exist na. Eh, na-compile nga yan. Eh, paano yan makukumpile kung hindi nag-i-exist? Ang sinasabi ko lang po, hindi pa nag-i-exist yung kabuuan. Yung Christian Bible, yung kumpleto, may lumang tipan, may bagong tipan. Yun ang tinutukoy kung hindi pa nag-i-exist. Kasi nga, kalat-kalat pa po during that time. Ang simbahan ang pumili na itong apat na to ay sasali yan. Itong epistle ni San Pablo sa Roma, Corinto, Epeso, sali yan. Okay, hindi ko tinatanong sa'yo ang buo ha. Hindi ko tinatanong. Tinatanong ko sa'yo maliwanag. Nung sinusulat nila ang epistle, gospel, sa manuskritong original autographs, habang sinusulat nila, nag-i-exist na, tinatanggap mo yun? Ang sagot ko, tinatanggap ko, nag-i-exist. Kaso nga lang, kalat-kalat pa. Kalat-kalat, more than 200 yan. Nakumpile yan, 4th century, ang simbahan ang pumili kung ano ang isasali sa canonized ng simbahan. No? Maganda, mamaya tatanungin kita dyan. So makatuwid, bago ang 300 na sinasabi mong canon na magiging buo, sabi mo, so tinatanggap mo, meron na nag-i-exist na mga sulat na mga apostol at yun ang Matthew at Revelation na kalat-kalat. Kaya tanggap mo yan. Yes. Nag-i-exist po yan. No? Kaso nga lang, ang paulit-ulit na sinasabi ko sa iyo, nagkaroon lang ng Christian Bible, although nag-i-exist lang, nagkaroon ng universal na kabuuan, may lupang tipan, may bagong tipan, no? During the 4th century. Yung okay. So sa makatuwid, bago ang 300 na sinasabi mo, tinatanggap mo na hawak na ng mga Kristiyano ang Matthew to Revelation na kalat-kalat at hindi pa nga nabuo. Pero tinatanggap mo na hawak na nila to bago ang 300 AD. Yes. May mga tagasunod ng si Kristo na may mga, yun nga, tulad ni Pope Damasus, ni Saint Jerome, no? Lahat po yan, sila po ang nagtipon ng Biblia. So wala pa pong Baptist Church during that time. Wala pa pong Baptist Church. Okay. Okay. So binabanggit mo kanina ang katekismo, binasa mo authority ng church at binanggit mo. Ito yung tanong. Sino sa Biblia ang Roman Catholic mababasa na nag-authorize ng canon? Sino sa Biblia ang Roman Catholic? Meron ka ba mababasa sa Biblia na isang membro ng Roman Catholic sa Biblia na nag-canonize, na nag-recognize siya ng New Testament? Madami kahit mga apostol, katoliko yan. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga labi nasa simbahang katoliko. No, wala sa Baptist Church, nasa amin yung mga kanilang buto, yung mga kanilang mga nasa amin. Kaya ang simbahang katolika ang may otoridad sa Biblia. Sige. Pakibasa mo sa Biblia na ang mga apostol na nag-canonize ng Bible, nag-recognize ay Roman Catholic. Saan sa Biblia mababasa yon? Pakibasa nga, isang talata lang. Unang-una, sa Matthew 16:18, nagtatag ang Panginoon ng Iglesia. At yung Iglesia na yun yung inaniban ng mga apostol, yun din ang inaniban ng mga tao. Nagkaroon lang ng terminong Kristiyano doon sa Antioquia, Acts 26:11.
o Acts 11:26 kung di ako nagkakamali, doon po unang tinawag, no? Mamaya tatanungin kita kung sino yung tao nagpangalan ng terminong Tuscano. Next question, please. Sige, categorical po ang tanong, maliwanag. Meron ka bang mababasa o wala na may mga ang mga apostol tinawag na Roman Catholic na nag-recognize ng New Testament? May mababasa ka ba talata o wala? Sabi ko nga, Matthew 16:18 na ang Panginoon nagtatag ng iglesia. At yung iglesia na yun, Catholic. Then the church compiled the Bible. Meron po, wala, mababasa. Okay, moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Brother James, paki-objection lang kung hindi meron kang nais linawin. Yung sinabi mo na naghingi ka ng Bible, chapter at saka versikulo, ang binigay niya sa iyo is Matthew 16:18, no? So, objection time natin, 5 minutes and 59 seconds. Meron pa siyang naiwan na 10 seconds, so another 10 seconds remaining to complete his time to answer. Brother Rodicius, meron ka pang 10 seconds. Go ahead. Napakaliwanag na yan. Kaya sinasabi ng Biblia, si Kristo noon, ngayon, at magpakailanman. So, kung si Kristo nagtatag ng simbahang Katoliko, therefore, Katoliko siya. Kahit mga apostol. Next question. Mababasa mo ba na si Jesus at mga apostol tinawag na Roman Catholic? Pakibasa nga. Tinawag na Roman Catholic, pakibasa. Oh, unang-una, during that time, yung terminong Catholic hindi pa existed. Pero may Catholic Church na. No? Tandaan po natin na, yung terminong Catholic, ginamit po yan ni St. Ignatius of Antioch, which is the third bishop in the Antioch. Siya po yung unang gumamit ng terminong Catholic. No? Pero nag-i-exist na po ang Catholic po during that time. Doon lang ulitin na po ang Antioch. Ulitin ko po ang tanong. Pakibasa na si tinawag ang mga apostol at si Jesus na Roman Catholic sa Biblia, sa isang talata. Pakibasa. Ito, walang talata mababasa sa Biblia na sila itinawag na Catholic. Kasi nga, ang terminong Catholic, nag-exist lang po yan sa sulat ni San Ignatius sa mga taga-seminarians, no? Noong panahon na siya ay obispo doon sa Antioquia. No? Pangalawang obispo, si San Evodius. Pangatlong obispo, si San Ignatio. Yun po ang taong nagpangalan ng terminong Catholic. Okay. So, kung sila ay hindi tinawag na Roman Catholic, walang mababasa. Saan galing yung source mo na sila ay Roman Catholic, na tinawag sila Roman Catholic? Saan galing yung source mo nun? Nanggaling ang source ko sa Biblia at maging sa referensya. Ang sinasabi ko, yung Biblia, Matthew 16:18, wala pang pangalan. No, wala pang official name. Nagkaroon ng official name 1870. No? Tapos, yung nagkaroon ng terminong Catholic during the time of St. Ignatius of Antioch. Kaliwanag. Okay, sige. Ngayon, so hindi mo tinututulan na kahit hindi pa buo ang Biblia sa isang New Testament, hindi mo tinututulan na nag-exist na nga ang Matthew to Revelation, nag-exist na siya, umiikot na siya before 380. Yes, tinatanggap ko nga po. Kaso nga lang, kalat-kalat pa yan. Nag-i-exist na sila, kalat-kalat pa. Ang simbahan po ang nag-compile kung ano po ang isasama nila. Meron pa nga yan, Gospel of Peter, Gospel of Mary Magdalene, Gospel of... Napakadami niyan. Ang simbahan po ang nag-authorize kung ano yung isasama sa Biblia. Gospel of... Time? Ano? Matthew, Mark, no? Okay. Sino ang sumulat ng Matthew to Revelation? Sino-sino ang sumulat? Kilala ba ang sumulat o hindi kilala? Ang sumulat niyan, mga Kristiyano, Matean Community... Objection po, community. Objection po. Objection, yes, po. Yes, go ahead. Objection. Ang tanong ko po is, kilala ba o hindi kilala ang sumulat? Okay, objection time. Sandali. Objection time, 3 minutes and 2 seconds. Meron pang naiwan na 15 seconds si Brother Odi. Okay, so yung tinutukoy po ninyo ay particular na person or community? Aklaruhin ko lang po, Jane. Sagutin na po niya kung kilala o hindi kilala. Okay, so yung kilala niya na sinasabi mo, grupo ba to, community or person? Yun lang, klaruhin muna natin. Okay. Para kapulin natin si Brother Odi. Okay. Anything goes, basta kilala o hindi. Sasagot lang siya kung kilala o hindi. Okay. Depende sa kanya kung ano sagot niya. So, Brother Odi, 15 seconds remaining. Go ahead. Oh, kapag sinabing community, madami yan. Madami po yan. So, ang nagsulat ng Biblia,
o hindi? Kilala nga. Sabi ko nga, sige. Community. Batyan Community, Lucanine, Johanine, Markan Community, lahat po yan community, kilalang kilala. Sapagkat okay, hindi sila nakikilala, next question. Sige. So, tinatanggap mo na ang sumulat ng Matthew, Mark, Luke, John, Romans to Revelation, tinatanggap mo strongly ngayon na kilala ang sumulat? Yes, kilala ang nagsulat. Yung tinatawag na natin mga community, no? Sa Old Testament, yun nga, yung mga Pentateuch, may five books of Moses. Kalat-kalat pa nga yan, before 300 talaga. Kaya nung 4th century lang po nagkaroon ng Christian Bible. Yung kompleto, may bagong tipan, may lumang tipan, tsaka may bagong tipan. May time. Sulat ni okay. San Pablo, may Pauline Gospel. Next question. Okay. So, hindi mo tinututulan na ang sumulat ng Matthew at papuntang Revelation ay mga Kristiyano? Hindi ko tinututulan niya. Hindi ko tinututulan na may mga Kristiyano na nagsulat ng Biblia. I mean, kasi hindi naman kasi sa pagsusulat yung topic natin. Ang topic natin, resolve that the sola scriptura is the foundation of faith or the soul of faith. Yun po yung dapat nating tindigan. Na yung Biblia lang time. Ang batayan ng pananampalataya. Dun mo. Dun next mo, question. Okay. So, bago ba ang 300 AD, meron na bang mga Christian leaders na kumikilala na sa New Testament books, wala pa? Sabi ko nga, bago mag 300, ulit-ulit lang yung sagot, no? Sabi ko nga, bago mag 300 no, AD, yung Biblia nga, kalat-kalat pa nga, nakumpile yan 4th century. Doon na po na ang wikang Hebreo at wikang Greco, 4th century, isinalin sa Latin ni St. Jerome. No? Okay, time. Jerome, isang Catholic next question. Theologian. Pakisagot po. Bago ba ang 300 AD, yung 4th century na sinasabi mong canonization, bago ba yon? Meron ba mga early Christian leaders na kumikilala na sa New Testament books? Meron ba o wala pa? Oh, sabi ko, meron nang kumikilala. Categorical, meron nang kumikilala. Pero sa sentido ng 300 AD, wala pang ang Biblia na Christian Bible na na-compile. Na-compile din yan, 4th century. Doon po lang po, after 4th century, doon na nagkaroon ng verses, nagkaroon na ng mga chapters, no? Nagkaroon time? Na ng mga ganyan. Okay. Okay. Moderator's time. One last question, brother. Meron na lang tayong 20 seconds. Sige one po. Last question para sa one last answer ni Brother Odi. Okay, last one question, go ahead. Okay. So sa makatuwid, tinatanggap mo na bago ang 4th century o 300 AD na sinasabi mong canon kanina, tinatanggap mo na merong nauna ng panahon na ang New Testament kinikilala ng mga early Christian leaders? Meron na, may Pentateuch din na, tapos may mga kasulatan na, pero hindi pa po yun Christian Bible. Kalat-kalat pa nga yun eh. Nagkaroon na ng Christian Bible, 4th century, nung ang simbahan nagpasya na kung ano ang ibibilang sa banal na kasulatan. No? 46, 27 sa New Testament, tawag doon, Deuterocanonical. Bago pa dumating si Martin Luther, may Deuterocanonical books na. Maraming salamat, Brother Odi Cablao ng St. Peter Men Society Apologist. Sa yung mga maiinit na sagot sa mga lahat na maiinit na tanong galing sa ating Baptist apologist na si Brother James Orenciada. Okay, relax muna kayo ha. Basa muna tayo ng mga reaction sa ating mga viewers natin, no? Kasi sabi ni Brother Dino, sabi niya moderator Dino Diaz, moderator, ayusin mo yung trabaho mo. Categorical yung tanong. Dapat ipasagot ng categorical. Brother Dino, sabihin ko lang sa'yo, as long as walang objection na maririnig ang moderator, ay hindi po ako makikialam. Kasi yung debate ay either sagutin mo yung mga out of topic or non-categorical or categorical. As long as walang objection, para hindi bias sa kanilang dalawa ay hindi po ako makikialam. So ganun ang rule ng moderator. So
maraming salamat sa iyong komento, brother. Inaayos natin yung trabaho natin. Okay? Sheila Castañeda, kape, 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 kape. Okay, Rockhart Tenar Bernales Compra. First Bible Latin Vulgate 403 AD. Sabi niya, compiled by Saint Jerome. Sabi naman ni Dino M. Diaz, hindi Christian Bible pero kinikilala ng early Christian ang Bagong Tipan. Okay, Bagong Tipan. Okay, ang bilis ng sandali ha, kasi ang daming nagko-comment. No, hindi ko mapigilan yung ang daloy ng mga komento natin. So baka magalit na naman to si Dino. Hindi natin inaayos yung trabaho natin. Okay. So pasensya na po. Nawala na yung ano. So poor understand of history leads to poor understanding of reality. Ricker Cerbere. Okay, okay. Hindi pa New Testament ang tawag doon. Ora et labora. So hindi ko lang babasahin yung below the belt na ano natin ha. Yung mga online viewers natin, kung pwede, wag lang po yung mga below the belt na mga komento. Sabihin ko sa inyo, this is a friendly debate, religious debate. Dapat yung religious essence nito ay manatili. So doon na lang kayo sa online rambulan kung medyo below the belt yung komento po natin. Okay, Elias Arsado Jr. po ulit-ulit ang tanong. Propose ko sa Baptist Apologist, Winnie Bonilla Ebe. Okay, so basa pa tayo ng iba. So okay, ito, nakita ko na. Merong Christian leaders, kumikilala sila ay Catholic. Tandaan nyo, 15th century lang sumulpot ang mga Protestant, sabi ni Sandy Jason Gabriel Flores lang. Okay, poor IQ kasi, kaya okay, paulit-ulit ang question. Fair run through Jose Line. Good evening po, Brendan De La Rosa. Itchefeng ang layo. Galing ng tanong, relate na relate ang topic. Okay. Baptist nga talaga, Ron Santos. Okay. Kinumpail ng Catholic para Liturgy Mass. Okay, sabi ni Brother Elias Mahilom, collected by the church but not yet compiled. Okay, sabi niya. So, collected by the church but not yet compiled. Okay. Okay, so maraming salamat sa inyong mga reaksyon, no? Mamaya, brother, pakinggan natin yung negative stand ni Brother James Orinchada. Comment kayo mamaya, basahin natin, pero pasensya na po, hindi mabasa kasi mabilis pa sa kidlat yung mga komento dito. So, Brother James ng Baptist Church, isang Baptist apologist, ready na po sa yung 15 minutes sa yung negative stand? Okay po. Yes po. Dahil ready ka na, Brother James, hindi na tayo magpatagal, hindi na natin patatagalin. Go ahead, Brother James. Okay po. Maraming salamat at sa gabing ito, papasalamat ako sa aking kadibate na mahusay po niyang na-deliver yung kanyang proposition. And advice ko po sa mga kapatid ko dyan ng mga Baptist, please, huwag kayong magmura, huwag kayong mag-insulto. Let the people have their own. Sa kayo, behave. Advice ko po yun sa inyo. Please lang po, nakikiusap ako sa inyo. Ngayon pong gabi, ay patutunayan ko na ang sola scriptura, hindi ito kinakailangan letra for letrang mabasa. Kundi ito ay by essence and by doctrine. Saan manggagaling? Of course, sa salita ng Diyos. Tayo po ay magbabasa ng ilang mga patunay na nanggaling po sa Bible mismo ang essence. Yung essence muna, ang essence. Okay, babasa ho tayo ng ilang mga talata. Sa 2 Kings, wait lang. Mm-hmm. 2 Kings 21:8. Sige, basahin po natin 2 Kings 21:8. 2 Kings 21:8. Mabasa po ako. Neither, King James Version, neither will I make the feet of Israel move anymore out of the land which I gave their fathers.
only if they will observe to do according to all that I have commanded them. And according to all the law that my servant Moses commanded them. So dito makikita pa lang natin sa Biblia talaga ang essence na ng sola scriptura. Na ang gusto ng Diyos na ma-observe at matupad na utos ay walang iba kundi yung kanyang batas o yung kanyang salita. Directly yung kanyang words. Only if they will observe. Alin yung only na if they will observe? Yung mga pinag-uutos ng Diyos. So, ang gusto ng Panginoon talaga na mahayag, ang gusto ng Panginoon talaga na matupad, magawa ng mga tao, ay yung kanyang salita lamang. And aside from that, hindi na. Ayan. Iba pang mga talata, ayaw gumana. Bira. Sa 1 Samuel 1:23. Basahin po natin ang 1 Samuel 1:23. And Elkanah, her husband, said unto her, do what seemeth thee good. Tarry until thou have weaned him. Only the Lord establish his word. So ang gusto ng Diyos na ma-establish, only yung word lang niya. So ang gusto niya ma-establish, hindi yung word ng galing sa tao na hindi galing sa kanya, kasi meron kasing galing sa Diyos, pinasulat sa tao. Iba din yung hindi galing sa Diyos, sinulat ng tao. Pero ang sabi dito, only the Lord establish His word. So ang gusto niya ma-establish, yung kanyang only word. So andoon na ho ang essence. Na pagka yan ay sa Diyos, yan lang dapat. Yan lang ang gusto ng Diyos na ma-establish. Okay? So sa second, 1 Chronicles 22:12. 1 Chronicles 22:12. Ito yung mga example lang ng essence na nasa Biblia na talaga ang essence nito. Ito ay kalooban ng Diyos, ang sola scriptura, isang bagay na yun lang ang gusto niya pangyariin, yung kanyang salita lang. Hindi salita ng kung sino-sino, dyaryo ng sino-sino, na hindi naman biblical, hindi naman galing kay Kristo, galing sa Diyos, galing sa mga apostol, sa mga propeta. Basahin po natin, unang Kronika 22:12, only the Lord give thee wisdom and understanding. So ang gusto lamang ng Diyos na kaalaman at karunungan ay yung galing sa Kanya pagpatungkol ito sa spiritual na bagay. Only the Lord give thee wisdom and understanding. Ayan. So makikita natin dito, na ang kaalaman lang na gusto ng Diyos na pumasok sa tao, sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, ay walang iba kundi yung only the Lord. Alin yung only the Lord? Yung kanyang wisdom, yung kanyang understanding, which is yung Word of God. Kasi hindi naman pwedeng sabihin mo na ang Word of God hindi understanding, hindi wisdom. Igaling yan sa Diyos. Yan, maliwanag yan. Binabasa lang natin. At sa Deuteronomy 5, Deuteronomy 15:5 pala, pasensya na. Deuteronomy 15:5. Ito ay mga essence lang, hindi ko sinasabi na letra for letra to. Hindi ganon. Yung essence, pero by text. Iba yung by text, which is word for word, at iba yung by text, which is the essence, lalabas. Deuteronomy 15:5, only if thou carefully hearken unto the voice of the Lord thy God. So ang gusto lang ng Diyos na pakinggan, ha, hindi yung boss ng tao, pagkapatungkol sa spiritual nga. Yan. Ang gusto niya, yung kanyang voice. Only if thou carefully hearken unto the voice of the Lord. So ang gusto lang niya na pakinggan mo ay yung kanyang voice only. Andyan yung only, soul or alone. Ayun, hindi kinakailangan letra po letra mo hanapin. Hindi ganoon ang logic ng Bible. So hermeneutics, yan po ay tinatawag na internal evidence. So mababasa ang internal evidence based sa kanyang text mismo nandoon. At yung text na yun is yun ang common sense. Yan. Makikita mo ang common sense ng Word of God kaysa sa common sense nung nag-uunawa.
So makikita natin dyan ang essence ng sola scriptura na ayaw ng Diyos na hindi salita niya ang susundin, pakinggan, na marating sa tao. Only His Word. Ayun. Meron pang mga ibang talata na pwede kong gamitin. Babasa ako. Ang liwanag naman ng Bible na ang Bible kasi, sabihin na natin ang Genesis to Revelation na 66 books ng Christian Bible, hindi ng Catholic kasi ang Catholic Bible marami pang ibang book yan. But that's not my proposition at this time. Sa Acts 24:14, kung ano ang pinaniniwalaan ni Apostol Pablo. So magbibase tayo ngayon sa paniwala ni Apostol Pablo. Kung naniniwala ba siya sa mga Gnostic writings? Kung naniniwala ba siya sa mga cult writings? Or sa mga spurious writings? Sa Acts 24 verse 14, "But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets." So pinaniniwalaan ni Pablo ang lahat ng bagay kapag ka ito ay patungkol sa mga propeta. Yan. Patungkol sa mga propeta, yun ang pinapaniwalaan ni Apostol Pablo na sulat. Paano naman sa Bagong Tipan? Ang sabi naman sa Efeso 3:5, kung kanino pinagkakatiwala ng Diyos ang kanyang kaalaman, babasahin din natin. Efeso 3:5, "which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit." Yan. So, ang pahayag ng Diyos sa Bagong Tipan ay inihayag niya sa mga apostol at mga propeta. So yun yung may authority ng katotohanan na tumanggap mula sa Diyos. Hindi ang kung sino-sinong membro. Kasi kung ang authority kung sino-sinong membro, sabihin natin church, may iba-ibang membro, hindi lahat sila sumulat. Hindi nga eh. Efeso 3:5 maliwanag na sumulat ang mga apostol, mga holy apostles, prophets, yun yung may authority. Yan. Sabi niya, church daw may authority. Eh, di ba sa church, mayroong mga ibang membro dyan? Ibig mong sabihin, sila sumulat din. Sila din nakarinig. Sila din nakatanggap ng utos mula kay Kristo. Ayun. So maliwanag, sa New Testament, ang revelation ay sa mga apostol at sa mga propeta naman sa Lumang Tipan na pinaniniwalaan ni Pablo lahat ng sulat ng mga propeta. Ayan. So wala po tayong mababasa na maniniwala si Pablo ng mga sulat 5 minutes na hindi that's naman 5 minutes sulat ng mga godly o mga makadiyos. Kaya ang sabi din dito sa Timoteo sa 2 Timoteo 3:6, kung sapat na ba ang Bible before yung Catholic Bible, yung sinasabi nilang 300. Sa 2 Timothy, tignan natin pahayag ni Apostol Pablo. Kung pwede na bang maging sakdal ang tao na before pa ang canonization ng 300th century, 4th century? O meron na. Pwede na maging sakdal ang tao. Sa 2 Timothy 3, 16, tsaka 17, ito maliwanag. Sabi ni Apostol Pablo, all scripture, hindi ito 300 AD, hindi ito 4th century, wala pa. Ito ay sa panahon ni Pablo, 1st century Christianity. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. So, bago ang 300, 4th century, ay pwede na ang tao maging sakdal sa all scripture na hiningahan ng Diyos. So, hindi siya lalayo doon sa mga sulat na sa Diyos galing. At yun nga yung Genesis to Revelation, sa Diyos yung galing. Kasi ang mga author noon, mga apostol, mga propeta. Ayan. Ilang minutes na lang?
3 minutes and 17 seconds. Okay. Meron pong sinasabi ang Biblia na kapag ka ikaw ay humigit sa hindi naman patungkol sa sulat ng galing sa Diyos, ang sabi po ng Apostol Pedro, sa ikalawang Pedro 3:16, ang sabi po, as also in all his epistles, speaking in them of these things in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. So kapag ka ang isang tao, hindi learned, hindi siya stable, gumagawa siya ng ibang scripture, yun ang basihan niya, ang sabi ng Apostol Pedro, yun ay sa kanyang ikapapahamak. Ayan. Bakit? Kasi lumalayo na nga siya doon sa ipinahayag na tradisyon na galing sa mga apostol. Sa ikalawang Thessalonica 2:15, ang sabi ng Apostol Pablo, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word of our epistle. So ang tatayuan lamang ng mga Kristiyano ay yung salita, no, na galing sa mga apostol, mga epistola. Yun yung kanilang titindigan. Pag sinabi yung titindigan, yun ang kanilang paniniwala, ang aral, doktrina, ikalalago, paglilingkod sa Diyos, lahat ng katotohanan, doon sila titindig sa word ng mga apostol at sulat ng kanilang mga epistola. At huwag daw po humigit doon. Ayun. Pag humigit daw doon, 2 Peter 3:16, ikapapahamak. So sapat na po ang Genesis to Revelation para sa paniniwala at doktrina. Ito po ang sabi din ng 2 Peter 1:3. Sapat na ho. According as His divine power had given unto us all things, binigay sa atin lahat ng bagay, lahat ha, pertaining unto life and godliness, through the knowledge of Him that called us to glory and virtue. So si Apostol Pedro na mismo nagsabi na, binigay na sa inyo lahat ng bagay patungkol sa buhay at pagiging makadiyos. Binigay na sa inyo ang kaalaman galing sa Kanya. Ayun. So sapat na, ba't ka pa pupunta sa ibang talat? Talatang hindi galing sa Diyos ang mga aral. 1 minute. Sapat na ang Biblia. Yun po. Okay. So, and then, siya na mismo nagsabi, bago po ang 300, 4th century, ganun, is nag-exist na ang mga epistles at mga sulat ng mga apostol, which is sabi ng Bible, huwag humigit. Yun. At sapat na, all scripture is given by inspiration of God. So kung ganun pala, sapat na pala, bago daw ang 4th and 3rd century, nasulat na pala itong mga sapat na mga sulat ng mga apostol at propeta. E di natindigan natin ang sola scriptura na wala nang dapat pang pupuntahan pang paniniwala, doktrina kung ano-ano, dahil tapos na ho, kinikilala na ho ng mga Kristiyano ang mga sulat bago ang 300 or 4th century, at inamin na po ng ating kapatid yon, ang bagay na yon. Yun po. No? Okay na po? Ay, okay na pala. Okay, so kasi time na rin, Brother James, no? So, okay, maraming salamat, Brother James Orenciada ng Baptist Church, isang Baptist Apologist. So, relax muna kayo dyan, mga speakers. Basahin muna natin yung mga reaction ng mga komento ng ating mga viewers, no? Okay, so sabi ni Saving Grace, Jesus is the Word made flesh. Okay, Sandy Jason Gabriel Flores lang. Hindi yan si Mr. Bean na bumagsak galing sa langit. Okay. Sabi naman ni Echi Feng, Pagunas Mero, panahon ni Kristo wala pang Bible, pero paano yan? E di lumabag din si Kristo sa mga turo niya. Tumalbog ang udyo. Okay, tumatalbog ang udyo. According to Elias Arsadun Jr. So pasensya na po, no? Kasi itong tinatawag nating online, minsan meron itong mga ups and down, no? Pasensya na po, dapat natin intindihin na nasa online lang tayo, wala tayo sa public debate. So, kaya may minsan na i-encounter natin yung mga ups and downs sa mga audio, sa mga video, yung mga glitch. Okay? Sabi naman ni Brother
Okay, so ano to? Reply to nila. Ang moderator dito, bias. Yan, nag-re-rebut din yan doon. Ay, hindi ako nag-re-rebut. kailanman kahit sa programa ko, wala akong ni-rebut no, sa mga video ko. Nag-thumbs up lang ako, nag-heart. Kung gusto ko yung mga komento, but never akong nag-re-rebut. Pasensya na po, nagkamali po kayo niyan. Okay? saan? Sa Bible, sa Sola Scriptura. Okay? Okay, sabi naman ng Dino M. Diaz, ang Biblia saan nakuha? Malamang sa Diyos. Okay. Ayun kaya pala. Okay. So, shout out ko na lang si Ma'am Honey Bernardo Ladringan. Huwag lang masyado nating dibdibin ang mga komento dito sa ating mga comment box. Kasi lahat yan ay mga reaction lamang ng mga nakikinig, no? Ibig sabihin yan, sila po ay gets nila kung ano yung pamahayag ng mga ating mga speakers ngayon. Kaya relax lang kayo dyan. No, relax lang kayo. Religious debate ito, kaya relax lang kayo. So mali yung apostol kasi oral tradition ang ginagawa nila, sabi ni John Dilema. Okay, sabi naman ni Adrian Montoya, Patangge. So la scriptura, self-destruct mode. Okay. Raven Nos, debate tayo. Debate daw kayo ni Bro Amskay, open cam. Kaya Devcon, paksa, true charge. Ah, may naghahamon na dito. Okay, so sabi ni Guzman Gamboa, without the Catholic Church, there is no Bible that may set just borrowed. Okay, maraming salamat sa inyong mga komento, mga kapatid. So punta tayo sa cross-examination na gagawin ng ating affirmative ngayon, si Brother Odysseus Cablao ng St. Peter Men's Society. Apologies, Brother Odi, ready ka na for your cross-examination? Yes po, ready na po. Dahil ready ka na, kung magsisimula kang magtanong, magsisimula din ang iyong oras. Ayan. Salamat, Brother James, yung magandang presentasyon. Sabi mo kanina, yung sola scriptura is not by letter for letter, but by essence and by doctrine. Tama po ba? Inuulit mo po ba yon? Yes. Okay. Yung bang sola scriptura, anong lingwahe yan? Ang lingwahe po niyan, Latin. Pero hindi po yan ang tinitindigan kong patunay na Latin dapat. Pero Latin siya. Okay. Latin, no? Latin. So, sa essence, sa diwa ng sola scriptura, may nabasa ka ba sa Latin Vulgate o sa Latin Bible, sola scriptura? Wala akong nabasa sa Latin Vulgate, Latin Bible, dahil hindi naman yan ang pinapakialaman ko. Wala po akong pakialaman dyan. Ang pakialam ko po ay yung essence na mababasa ng mga talata na ang salita lang ng Diyos na gusto niya ma-establish. Hindi yung mga tradisyon okay. Na hindi galing sa kay Kristo. Okay, wala akong pakialam. Okay. Sabi mo kanina, okay, ito sunod yung tanong. Ginamit mo kasi yung 2 Kings chapter 21 verse 8. Kanyang word. Yeah. Only the Lord established His word. Ano yung nabasa mo dyan? Only the word o only the Lord? Categorical. Only the word, pero yun ay salita ng Diyos. Kaya only the Lord din ang pakinggan mo. Kung word niya yun. Hindi. Sa talata po. Sa talata. Sa 2 Kings chapter 21 verse 8. Ano po ang nakasulat? Categorical. Only the Lord o only the word? Only the word of the Lord. Word. Okay. Yan, salita niya. Basahin ko ulit. Po ulit, ha. Basahin ko. 2 Kings chapter 21 verse 8. Sabi po dito. Okay, hindi ayaw makita, no? Sige na lang. So, kapatid, ginamit mo kanina yung hermeneutics. Tama po ba ako? Opo. Okay, hermeneutics. So, saan sa hermeneutics, sino mga theologian ang nagpapatunay sa stand mo na yung sola scriptura, theologian na, hindi talata, theologian, no? Na nakapag-aral ng hermeneutics, na nagpapatunay na yung sola scriptura ay doktrina ng Panginoon at ng mga apostol. Theologian po. Sinong theologian? Si Pablo po. Theologian. Si Pablo. Saan sinulat ni San Pablo? Saan sinulat ni San Pablo?
na yaong Biblia, yun lang ang basehan o yung tinatawag na soul of faith. Saan yan tinuro ni San Pablo? Tinatawag ba o babasahin? Hindi. Tinuro saan at kailan, no? Basahin mo po sa Biblia, kailan tinuro ni San Pablo na yung soul of faith ay Biblia lang o Bible alone. Sinabi na po niya doon na kayo ay tumindig sa mga tradisyon na inutos lang ng Panginoong Jesucristo na siyang galing sa Diyos Ama. Yeah. Ayun na po. Sa second Thessalonica ba yan? Sa second Thessalonica yan. Okay. Pasa ko kanina. Diyan, sa ikalawang Thessalonica 2:15, no? Ano yung exegetical context, bakit isinulat yan ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica? Ano yung exegetical context yan, bro? Exegetical context dyan ay merong mga tao na pupunta sa ibang tradisyon, hindi tradisyon ni Kristo. Kaya ang utos niya, kay Kristo lang, wag dun sa mga hindi naman galing sa Kristo. Okay. So sa makatuwid, sabi sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 15, panghawakan ang mga tradisyon, no, na sa aming tinuro sa pamamagitan ng salita at sulat namin. Kapag sinabing tradisyon na kasulat, ano ang tawag doon? Yun ay tradisyon na word na galing sa mga apostol, na galing kay Kristo, na galing sa Diyos, hindi galing sa kung sino-sino man taga-ibang lugar na hindi naman galing sa Biblia. So ano nga po ang tawag doon sa written tradition? Yung salitang nakasulat, ano po yung tawag doon? Wala po akong tinitigan kung anong tawag. Ang pagkaintindi ko po dyan, yun po ay tradisyon. Tradisyon ng mga apostol, tradisyon ni Kristo. Okay. Wala pong mababanggit dyan na ibang tradisyon. Tinatanggap po ba kapag sinabing written tradition, nakasulat na tradisyon, tinatanggap po ba ito ay Biblia? Yes or no? Oo, tinatanggap ko yan ay Biblia in the sense of that is the word of God and inspired by God, kaya yun lang yung tindigan, hindi na yung ibang mga aral na hindi nga ayon sa Biblia. Okay. Yung salitang nakasulat, Biblia. Paano yung tradisyon na hindi nakasulat? Ano ang tawag doon? Kasama yun sa inspiration dahil yun ay mga nakasulat na para sa katuturan. Ang sabi ng Bible, kung meron mga pure things, mga good things, ay ito ay inyong tindigan, pero huwag niyong paniwalaan ang mga mali. Ayan. Okay. Pero hindi yun nabatayan para sa paglago. Oh, sige bro. Sa makatuwid po, yung salita ng Diyos, yung tradisyon, no, may nakasulat at may hindi nakasulat. Kapag sinabi nakasulat, Biblia, at yung hindi nakasulat, ano yung tawag doon bro? Sa hindi nakasulat. Ang pagkatawag ko doon, agrapa principle. Hindi nakasulat letra for letra, pero tinuturo, binabanggit, at mauunawaan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang written ay wisdom at understanding sa Biblia. Kaya may understanding. Tanggap po ba na yung... Okay po. Tanggap po ba na yung hindi nakasulat, yun yung tinatawag na oral tradition. Tanggap mo po ba yun? Ulitin yung mga tanong. Masyadong mabilis. Okay. Yung tradisyong nakasulat, Biblia, written tradition. Yung tradisyong sinalita, tinatanggap mo po ba yun ay oral tradition? Oral sa umpisa, nung pinasulat, written na. At kasama sa written, ang unawa, kasi yung Holy Spirit kasi yung magpapaunawa. May iba, lumalampas. Ang tinatanong ko lang sa iyo, bro, yung oral tradition, nakasulat ba yun o hindi? Ang oral tradition kasi, nakasulat yun, kaya nakasulat na yun eh. Pinasulat eh. Halimbawa, galing pa sa Diyos, wala pang pagsusulat, oral yun. Nung pinasulat, written na. Tapos yung application, inspiration na yun, yung application. Okay. Kung sa makatawid bro, yung written tradition at oral tradition, parehas yan nakasulat? Oo, parehas na nakasulat by understanding, by letter, by word. At hindi dapat humigit doon kasi tradition ngayon ni Kristo at ng mga apostol, ng mga propeta at ng Diyos. Huwag humigit doon. Kapag sinabing oral, ibig sabihin sinalita, nakasulat pa ba yun? Yes or no? Categorical? Oo, pwedeng nakasulat, pwedeng hindi nga letra, pero by understanding and wisdom, maiintindihan mo nga siya. Andun yung essence ng sola scriptura. Hindi nga lang sa written, kundi sa understanding. Kasi may Holy Spirit nga eh. Maliban na lang kung hindi ka naniniwala, sa Holy Spirit. Yun. Sige. Iwanan na natin dyan. No? Ginamit mo 2 Timothy
3:16. Tama po ba ako? 2 Timothy 3:16. Revelation. Opo, opo. So, ang sinabi diyan, God breathed. No? God breathed. Ano sa wikang Grego yung God breathed? Yan ay theopneustos, God breathed. Ibig sabihin, ano? Galing sa kanya. Theopneustos. Ayan. Theopneustos. Theopneustos. Yun bang ah, tingin? Tingin po. Sige, sorry. Sorry po. Sige po. Yun po bang Theopneustos, God breathed, sa Biblia lang ba yun? Inatang? Yes or no? Pwede siyang gamitin as Greek word sa ibang bagay kasi Greek word nga siya eh. Pero kung sa Bible siya i-apply, patungkol yun sa Word of God. Pero kapag sa ibang mga, ano? Sige po. Sige, ano, ang tanong ko po sa'yo, categorical, yung bang Theopneustos, yung tinatawag na hiningahan ng Diyos, yung God breathed, Biblia lang ba ang hiningahan ng Diyos? Yes or no? Categorical. Sa paniniwala ko po, Biblia lang kapag ka sa Diyos, yun yung in-inspire niya, yung mga epistle, mga sulat ng Gospels, yung Law at Prophets. Yun, pag-usapang Biblia na inspiration. Okay, paniniwala mo, okay? Ayon sa paniniwala mo, no, paniniwala mo, ilang beses ginamit yung kataga o yung terminong Theopneustos sa Biblia? Ilang beses ginamit? Sa pagkaalam ko, yan ay ginamit sa 2 Timothy at ginamit din yan sa ibang sa Old Testament, meron ding inspiration. Yun ang pagkaalam ko doon. Pero hindi nga yan ang aking tindig kung ilan yan o ilan ba yan o tatlo ba yan. Basta ang istan ko, yan ay mga salita ng Diyos na hiningahan. Hanggang doon lang po ako. Time. Next question. Okay. Ibig sabihin, kung hindi lang pala Biblia ang Theopneustos, bakit may doktrina kayong Bible alone? Kung hindi lang pala yung Biblia yung hiningahan. Kung may iba pa pala, okay. Bakit may Bible alone kayo? Ito ang sagot ko. Yun nga pong salitang Greek na yan, applicable yan sa lahat ng Greek. Classical kasi yan, Koine Greek yan eh. Pwedeng yung secular gumamit ng ganyang Greek word, pero kapag pag-usapan Biblia, ang meaning nun automatically, Word of God. Ayun. Kasi nga, okay, obvious okay, naman okay. Na galing sa Diyos. May power. Word of God. Word of God. Yung bang Word of God, sa papel lang ba yun sinusulat? Yun ay sinusulat din sa puso ng tao, sa kanyang isipan. Yun ay galing sa Bible, na hindi galing sa ibang tradisyon. Galing sa Bible na pumasok sa isip ng tao at puso niya, hindi ayon sa ibang mga tradisyon na hindi nga galing sa Diyos. Tulad ng mga gumagawa ng ibang tradisyon, madami naman yan gumagawa ng ibang tradisyon. Okay. Doon ba sa tradisyon na nakasulat sa Biblia, no, especially sa Mark 7:9, yung ba yung tradisyon na pinagbabawal ng Diyos o pinahihintulot ng Diyos? Alin po yung binanggit yung talata? Pakiulit po. May talata kayong binanggit, di ko narinig. Pakiulit po. Okay, yung tradisyon na sa tagpo na naghuhugas ng kamay bago kumain, yun ba ay tradisyon ng mga Hudyo? Yun ay tradisyon ng mga Hudyo. Kaya sabi ko nga, magkaiba ang tradisyon na Word of God at magkaiba yung tradisyon ng tao. Kasi sabi ni Kristo, ba't kayo gumagawa ng tradisyon ng hindi naman sa Diyos, sabi ni Kristo. Sinusunod din yung tradisyon ng tao, hindi sa Diyos. Hindi okay. Mo ibig sabihin na tradisyon, Biblia lang. Kundi, tradisyon. Pag sinabi tradisyon, may Word of God na tradisyon, may tradisyon na gawa ng tao. Ang Instagram ito yung... Next question? Next question? Ibig sabihin, may tradisyong nakasulat. Sabi mo ha, kakasabi mo lang ha. Kapag sinabing tradisyon, hindi ito Biblia lang. Oh? At may tradisyon na ginawa ng mga tao. So, tinututulan mo ngayon yung paksa mo na Biblia lang ang basehan ng pananampalataya. Wala akong tinututulan. Ito po, nawa ko sa iyo. Meron tradisyon na Word of God sa 2 Timothy 3:16, lahat na Word of God. At meron tradisyon gawa ng tao at gawa ng kung sino-sino, hindi yun aking kinitindigan na tradisyon. Kasi nga, maski ang mga Muslim, tinatawag din nilang tradisyon yung kanila, pero wala akong pakialam dun sa tradisyon na yun. Ang kinitindigan kong tradisyon ay yung Word of God, Genesis to Revelation, tapos na. Wala nang dapat pong humigit, 2 Peter 3:16. Okay. Magbigay ka ng isang tradisyon na nanggagaling sa mga apostol. Oh, isang tradisyon. Ang sabi doon ay Bible lang ang paniniwalaan, yung Word of God lang ang paniniwalaan, hindi maniniwala sa ibang mga aral. Tradisyon 'yon. Pag umigit ka doon, labag okay, na tradisyon okay. Na. Okay. Ayun.
Kailan sinabi yan ng mga apostol na Biblia lang ang dapat paniwalaan? Kailan sinabi? Talata na sinabi ng mga apostol na Biblia lang ang dapat paniwalaan. Hindi ko sinasabing letra for letra 'yon, kundi by essence 'yun lang yung tradisyon, 'yun yung word of God, 'yun sinasabi ko. Hindi letra for letra, wala akong sinasabing letra for letra, patunayan 'yun. Okay. Sige, sinasabi essence, ko by essence. Tradition, essence. Oh, sige po. Essence. Nabasa na natin doon sa ano 'yun? Tanga. Second Thessalonians nga kanina, okay, na time. Yun. Next question. Tradisyon lang ng Panginoon. Okay. No? Napakaliwanag. So, ito na lang, tanong ko sa'yo. Ano ang nauna? Simbahan o Biblia? Biblia in the sense of the Word of God. Nauna ang Biblia kasi Word of God yun. Wala pang Katoliko, may Word of God na sa Old Testament. Wala pang Katoliko, doon na yung Word of God sa mga apostol. Wala pa si Constantine, wala pa kung sino-sino mga po. Eh meron ng Word of God, Biblia 'yun. Wala pa kayo noon, may Biblia na. So, mas nauna pala yung Biblia at kaysa sa simbahan, clarification, yes or no? Oo, pagka Word of God na Biblia tinutukoy ko, hindi yung Biblia na hard copy na sinasabi mo. Pagkaintindi ko sa Biblia, Word of God, directly Word of God, inspired Word of God. Okay, no Biblia. Yun bang panahon ng mga apostol, may Biblia na? Yun nga, meron na nga silang Biblia. Ikaw na nagsabi kanina, nag-exist na yung Matthew, nag-exist na yung Revelation, sinasulat na. Bible yun, Word of God yun eh. Hindi ko naman pinapatunayan na yun ay hard copy agad. Wala. Okay. So, kailan nagkaroon ng hard copy yung compilation? Kailan? Kailan nagkaroon? Unang-una, si Saint Cyprian, ay meron ng hawak sila Saint Cyprian na mga manuscript. Umiikot na rin ang manuscript sa lahat ng Asia, sa lahat ng Europe, bago ang sinasabi mong Athanasius na yan. Ayun, yun ang sagot ko. May mga hawak na mga Kristiyano. Kinokopya na nila. Si Saint, ano Cyprian. Saint Cyprian. Ah, Santo? Oh, Santo na hindi Katoliko ang nag-declare, kundi Saint siya dahil siya ay banal na, namuhay siya na banal. Hindi ibig sabihin siya ay Roman Catholic Saint. Wala ko ganun. Okay, time. Moderator's time. Okay. Moderator's time. Brother Odi, meron ka na lang one question na lang for a final answer ni Brother James. Go ahead. Okay. Yun bang sa panahon ni Kristo, yun bang mga tao more on pagsusulat, especially yung mga tao na doon sa sinagog, yung tao sa templo, yun bang mga tao more on pagsusulat or more on pakikinig? Pagbabasa, dahil sila yung nagbabasa, may written word na bago Katoliko. Meron ding pagsusulat kasi kinakopya nila yon. At meron ding pakikinig dahil binabasa nga. Alam nga naman, pag binabasa, hindi ka makikinig. So, yun na lang yung last question. No? Okay, maraming salamat, Brother James Orenciada ng Baptist Church, isang Baptist apologist ng kanilang simbahan sa iyong mga mainit na mga sagot galing sa ating affirmative tonight. Sa kanyang mga mainit na katanungan, Brother Odysseus Cablao ng St. Peter Men's Society. Okay, so hindi ako makabasa ng mga komento kasi yung monitor ko medyo naglo-loading, no? Nag-hang siya. So, proceed na lang tayo sa ating rebuttal. So, wala ako. Mamaya ko na lang babasahin. Iayos muna to habang babasahin. Ilang minutes yung rebuttal natin, mga kapatid? 5 minutes ba? 10. 10 minutes? Meron pa bang cross-examination? Opo, meron pa po. Okay, so meron pang cross-examination. So, from the affirmative side, Brother Odysseus Cablao ng St. Peter Men's Society. 10 minutes na rebuttal, brother. Kung magsisimula ka, magsisimula din ang iyong oras. Okay, no? Commute po muna sa board games. Commute muna. Sorry. Unang-una, ayaw ko muna mag-rebut kasi gusto ko pong tapusin yung presentation ko kanina kasi tayo po dito, hindi po tayo dito nagpapayabangan, kundi tayo po ay nag-uusap-usap patungkol po sa katotohanan. No? Napakaliwanag po, mga kapatid. So, mga kapatid, ang nais ko lang pong idiin sa inyo na yung sinasagot nga ni Brother James, no, ayon sa paniniwala ko, mali.
No, mali. Pinagbabawal po yan. 2 Peter chapter 1 verse 20 kung ating babasahin, na walang sino mang makapagpapaliwanag sa sariling kakayahan. Kaya, meron pong magisterium, magister to teach, no? May magtuturo po. Okay po, itutuloy ko po ang aking presentasyon. Ang sabi po dito mga kapatid, no? Believe ako ko dito kay Brother James sapagkat siya po ay nag-aaral hindi lamang po ng sola, hindi lamang po ng Biblia, kundi alam niya din po yung hermeneutics. Ibig sabihin, kung alam niya yung hermeneutics, ba't Biblia lang ang basihan? No? At kung may salita ng Diyos na hindi nakasulat, at may salita ng Diyos na nakasulat, oh, ba't Biblia lang? Tandaan po natin, kapag sinabing Word of God, yung isa nakasulat, yung isa hindi nakasulat. Kapag sinabing nakasulat, Biblia. Kapag sinabing hindi nakasulat, sinalita. Okay, tatapusin ko muna yung presentation ko. So, when we read the Bible, dapat alam po natin yung exegetical context. Kung ano yung panahon noong sinusulat, kailan sinulat, at ano yung estado noong sinusulat, no? Katulad diyan sa Census Fidelium, ito po may hawak po ako dito. Census Fidelium. Ito po, and the canon law, no? Ang sabi dito, the council teachings on the Census Fidelium is further highlighted in the document De Verbum. No? Alam niyo po kapatid, no mga kapatid sa mga nakikinig. Alam niyo po niyo po kung bakit nagkaroon ng four dogmatics in Vatican II and its four dogmatic constitution. Sapagkat during that time laganap na po ang mga lumalaganap na po ang mga iba't ibang heresiya, yung mga heretics ng simbahang Katoliko, yung mga tumatalikod sa simbahang Katoliko at pumuprotesta, kaya nga protestante. To protest the Church of God or the Church of Christ, which is the Catholic Church, is what we call Protestant. No? Kaya meron pong paglilinaw na naganap. Kaya ang nagtipon-tipon ng mga obispo, no? Nagtipon-tipon ng mga obispo at sinabi nila, makikilala ang tunay na simbahan sa apat na tatak. Sabi ng mga obispo, no? Nagtipon doon sa Council of Vatican II. No? Sa apat na tatak, una, makikilala ang iglesia kung ito ay iisa. Ano? Makikilala ang iglesia kung ito ay banal. Makikilala ang iglesia kung ito ay katolika o laganap. At makikilala ang iglesia kung ito ay apostolikong simbahan. No? At isa sa paglilinaw po, yung tinatawag natin De Verbum. Isa po doon nilinaw, yung tinatawag na tradition at scripture, mga kapatid. No? Isa po doon niliwanag doon. Ang sabi ng De Verbum, mamaya ipapakita ko po yung reference. Na kapag sinabi De Verbum, iisa lang po yan. Yung Word of God, iisa. Pero sa dalawang pamamaraan, kung paano ito isinagawa. Kasi yung isa nakasulat, yung isa hindi nakasulat. So when we study the context of the Bible, dapat alam natin yung exegetical context. Katulad nito po, nakikita nyo po sa screen. Meron po ako ditong libro ng isang protestante, hindi po siya katoliko, no? Si Gordon Diffy, hindi po yan katoliko. Ano po siya ng Presbyterian theologian o Protestant scholar, no? Ang sabi niya po sa kanyang sinulat na The New Testament Exegesis, page 96, ang sabi niya po, ayan. Ang sabi niya po, the very nature of scriptures demands that the exegete have some skills in investigating the historical culture background of New Testament text. The New Testament, after all, does not come in the form of timeless aphorism. No? Napakaliwanag indeed, the New Testament authors felt no need to explain that were for them and their readers common cultural assumption only when provincial custom, ito po mas malaki, no? Only when provincial customs might not be understood in broader context or explanation given Mark chapter 7, 3, 4, but these instances are rare. No, kaya nga tinanong ko siya kanina sa Mark chapter 7, verse 3. Mamaya, babasahin po natin kung ano sinasabi dyan. Kasi, no? Sabi yan sa exegesis ni sinulat ng isang Protestant, na kapag tayo ay mag-aaral, dapat pag-aralan natin yung historical culture background of the New Testament text. No? Nung isinusulat ba ito nung panahon na ito, ano yung kaganapan?
nung panahon nito, madaming mga ganito, may mga tradisyon na tradisyon ng mga tao, yung tinatawag na vain tradition, no? Yun po ang pinagbabawal, no? Kaya kung mag-aaral po tayo, aralin po natin yung exegesis at hermeneutics, huwag po Bible alone. Eh nakakapagtaka yung kalaban ko, Baptist, yung doktrina nila Bible alone, pero gumagamit sila ng exegesis and hermeneutics. Ibig sabihin, hindi na Bible alone. No? At saka mas maganda gumamit ng ganito kasi nga hindi mo masasabi yung katagang ayon sa paniniwala ko. Mali, mali sabihin na ayon sa paniniwala ko, ganito. No? Mali. Bakit? Huwag yung paniniwala mo, yung isiksik mo sa doktrina ng Biblia. No? Ang tawag din kasi accommodated sense eh. Pero ituloy natin. Nasa second, ayan, ginamit niyang talata kanina sa 2 Thessalonica 2:15. Kaya nga mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon na, ano, na sa inyo'y itinuro namin maging sa pamamagitan ng salita, ibig sabihin, sinalita, hindi nakasulat, o ng sulat mula sa amin. Ayan, sabi niya kanina, yun daw salita, nakasulat. Eh kung yung salita nakasulat, eh bakit pa pinaghiwalay? Isipin niyo po mga kapatid, no? Maging sa pamamagitan ng salita, ibig sabihin, Biblia, no? O ng sulat mula sa amin. May written tradition, kasi yung Biblia, written tradition kasi yan eh, kaso nga lang nakasulat. At yung oral tradition, yung tinatawag na hindi nakasulat. Kaya nga hindi nakasulat, last 3 minutes, sinalita. No, kaya hindi nakasulat kasi nga sinalita. No, example ng oral tradition ano? Unang-una, iningan ko siya kanina kung anong oral tradition yung binigay niya, yung nakasulat. Hindi 'yan. Ang oral tradition, katulad na lamang ng banal na orden, yung pagpapatong ng kamay sa mga pari, no? Tinatawag na Eucharistia, yung pagpuputol-putol ng tinapay. 'Yun po yung mga oral tradition na iniwan ng mga apostol na pinanghahawakan ng simbahang Katoliko. No? Sabi pa po dito, ayan, tinanong ko yung exegetical context ng Thessalonians 2:15. Ito, meron po kami dito, the New Jerome Biblical Commentary, no? Napakaliwanag sa screen. Kasi nga po, si St. Jerome, siya po yung nag-translate ng Hebrew at Greek into a Latin form. No? Translate niya yung Greek, yung Hebrew sa Old Testament, saka yung Greek sa New Testament sa Latin. Kasi during that time, yung lingwahe doon sa Roman Empire, no? Latin. Kaya nga, Latin Vulgate. Tatanungin ko din siya mamaya dyan. Sabi niya dito sa commentary, no? The major central portion of the letter, chapter 2, consists an explained warning held together by inclusion, no? The writer shows concern consistently to instill a Christian Pauline tradition by presenting his address's experience even its dangers as part of ultimately salutary divine process countering diabolical deception. No? Merong diabolical deception during that time nung isinusulat to. Merong mga taong naglilinlang. May mga taong naglilinlang mga kapatid. May mga taong nangliligaw. Kaya sinabi ni San Pablo, panghawakan nyo ang mga tradisyon. No? Kasi kapag hindi mo yung pinanghawakan, maliligaw ka. Kaya ang Katoliko, merong katesismo, no, sa salitang Grego na katekete na ibig sabihin, pinanghahawakan, no? Traditio, trade to give, traditio, one minute. Tradition, no? To hand one down. Minute. Ibig sabihin may pinanghahawakan kasi during that time meron pong mga taong mapanlinlang, diabolical deception. Okay. Itataas mo lang yung basa nandiyan yung sagot eh. Sabi dito sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 1, the following verse, no, sa 2, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang iyong isipan o mapahala kung mabalitaan yung dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala saan kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o sinulat namin. Huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan. Eh, may mga mandaraya pa lang sa panahon na ng mga apostol eh. How much more sa panahon natin ngayon, napakadami na pong sekta. Iisa lang ang simbahan na itinatag, pero ngayon napakadaming sekta, no? Na nagpapakilala na sila anya ang tunay na iglesia, no? The true church. Okay, time. The one. Ayan, sige, time na. Maraming salamat, Brother Odysseus.
Kablaw ng St. Peter Men's Society sa iyong 10 minutes na rebuttal. Okay, so basa muna tayo ng mga reaksyon ng ating mga kapatid. Sabi dito ng ating si Brother Reven Noos, RCC Mother of Parlots, talaga pareho kayo ng baptist ng aral sa Trinity, parehong mali. Okay, so walang ano to siya. Walang kampo to dito ngayon. Dino M. Diaz, sabi niya, Sandy, magunaw lang mata mo ang salita ng Diyos. Hindi. Okay. Sarcopagos Homiletics, mga nanonood, you can send me your Gmail. I can share you with you the presentation of Bro Hamsky about the divine revelation. Okay, so bigyan kita, brother. Winnie Bonilla Ebe, kawawa naman at napakamot pa. Okay, sino po yung moderator? Okay, sabi ng ni Bra sa Sarcopagos Homiletics. Okay, may Iglesia ni Cristo dito. Okay, so meron talaga. Ira Nicole Salin Cuevas, lahat ng sekta Bible alone, pero sila-sila nagbabanggaan. Dapat magkaisa sila. Ay, sablay na ko, Kuya James. Lipat ka na sa Katoliko, mas lalo po napupogi ka sa Katoliko. Ganun ba? Sana all. Okay, so Sarcopagos Homiletics. Okay, PowerPoint presentation po siya. So bigyan kita, Brother Sarcopagos, na sa akin, para meron din akong kopya kay Brother Hamsky Ray. Okay, so wag daw Bible alone, sabi ni Dino M. Diaz. Hermeneutics, hindi Bible alone. Okay, so masabi ni Echefeng Bagunas Miro, ingat, may mga iglesia yata ni Manalo dito, baka ipagdasal tayo niyan. Okay, Ama, hipaghiganti mo kami. Okay. So, tanong dyan, sino kayang ama niyan? Okay. Sandy, Jason, Gabriel Flores ng exegesis and hermeneutics daw. Okay. Pero literal, umunawa sa kasulatan. Okay. Ano ang tradisyon? Okay. Iiyak na ang baptism. Ay, hindi naman. Walang dapat iiyak yan, sabi ni Janelle Bulala. Sacred ng tradisyon namin, hindi inventong aral ng 1500. Sabi ni Sheila Cortez. Okay. Mr. Moderator, pagka yung personal attack, wag mo nang basahin yun. Kasi Yes. Hindi natin binabasa, bro. Reaction lang nila yan, bro. Okay, so maraming salamat sa inyong mga... ito, babasahin ko, bro, kasi babawi ako. Sabi ni Hercules ay Tony, ikaw lang naman dito, Dino, ang nagsasabi na bias ang moderator, ay napaka-neutral naman ng moderator niyan. Amen. So maraming salamat. Okay, so Brother James ng Opo. Baptist Church, ready na to cross the affirmative? Opo. 10 minutes, Brother James. Tatakbo yan na parang helicopter yan. Kung magsasalita ka, go ahead, Brother James. Okay, po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Brother Odosius. Binanggit mo kanina ang hermeneutics na... Wala daw sa Biblia ata, sabi mo. Tama ba? Wala sa Biblia? Kapag sinabing, ang sinabi ko po yung wala sa Biblia, yung tinatawag na exegetical, yung exegesis. Kasi when we study the Bible, kaya nga sabi dito ni Gordon D. isang Presbyterian, dapat alamin natin o imbestigahan yung historical, cultural background of the New Testament text. Kung ano yung sentido, yung bakit ito sinulat, ano yung panahon kung nung ito ay sinusulat, at kung ano yung kalagayan kung ito ay sinusulat. Next question. Categorical po yung tanong, ha? Ito ulit, politika po. Pinututulan mo ba ang hermeneutics na nasa Biblia? Hindi. No, kaya ang ganda nga ng sinabi mo kanina, may tinatawag na internal evidence. No, may internal evidence at may external evidence. Okay tayo doon. So kaya kapag mag-aaral tayo ng Biblia, hindi lang po yung basta sola scriptura, basa ng talata, iko-connect sa ibang talata, tapos iko-connect na naman sa ibang talata. Time! Without... Next question. Okay. Sige. Ito na lang yung tanong. Next. Dito sa Colossians 2:8, na sabi doon
na ang tradisyon lang dapat na ating paniniwalaan ay kay Kristo. Tinututulan mo ba yan na kay Kristo lang na tradisyon? O, dagdagan mo bro. Colossians 2:8, Matthew 15:2-3, 1 Corinthians 4:6, Galatians 1:14, sagutin niyo po. Lahat yan. Okay. Opo. Lahat sagutin yan, vain tradisyon. Tama. Sagutin niyo po. Sagutin niyo po. Colossians 2:8, tinatanggap. Moderator's time. 8 minutes and 13 seconds. Pause natin, Brother James. Pakiulit po kung meron ba yung categorical. Categorical po ang tanong. Ito po yung tanong. Dito sa Colossians 2:8 na ang tradisyon lang dapat na panghawakan ay yung kay Kristo. Tinututulan mo ba yan o hindi? Hindi. Hindi ko tinututulan yan. Ang tinututulan ko, sa Baptist, walang tradisyon. Sola scriptura. No, walang oral tradisyon. Kaya ang Katoliko, okay, merong apostolic tradisyon. Kaya one, Holy Catholic and Apostolic Church. So hindi mo tinutulan, okay, sige. So hindi mo tinututulan ang Colossians 2:8 na dapat ang tradisyon lang kay Kristo. Yes or no? Hindi ko tinututulan sapagkat sabi ko nga may three stages 'yan eh. Una kay Kristo, pangalawa sa mga witnesses, pangatlo sa mga nagsulat. Okay. So yung mga Biblia na 'yan, yung Biblia written tradition, pinanghahawakan 'yan hanggang sa na-compile, no? Hanggang sa magkaroon ng Christian Bible, may lumang tipan at may bagong tipan. Study the history of the Bible. Okay, time. Next question po. So, pag hindi kay Kristo, tinututulan mo? Eh, bakit ko tinutulan? Eh, kay Kristo po yan. Ang sinasabi ko nga, ang Panginoon, yung revelation niya, na witness ng mga alagad, especially the 12 apostles. No? Especially the 12 apostles. Kaya nga may tatlong stage eh. Kay Kristo, sa mga apostol, sa mga witnesses. Kaya nga sa 1 John 1:1, yaong aming nakita, yaong aming narinig, yaong nahipo ng aming kamay. No, sabi doon, ay aming sinasalita, sinabalita, hindi sinabi. Next question. Okay. So pag hindi kay Kristo, tutulan mo yon? Hindi ko nga tinututulan. Ah, pag hindi kay Kristo, tututulan ko? Oo. Oh. Yes, lalong ang ibig sabihin kong yes, no? Ang ibig sabihin kong yes, yung tradisyon walang kabuluhan, kagaya ng mga tradisyon ng mga Hudyo na kung saan ito po ay sinuway ng Panginoon. Babasahin ko sa Mark chapter 7 verse 9. Okay, time. Next question. Okay. So sabi mo, hindi mo kapag ka kay Kristo, hindi mo tinututulan, at kapag ka hindi kay Kristo, tinututulan mo. So itong nasa Katekismo 617. Oh, meron na 617. Oh, Katekismo 617 na i-venerate daw ang cross. Kay Kristo ba 'yan o hindi? Kay Kristo 'yan. At sa mga apostol, unang-una yung paksa natin hindi pa tungkol sa veneration, adoration, latria or dulia, no? Ang paksa natin sola scriptura ngayon. Kung gusto mo ng ganyang paksa, palitan natin ang paksa, no? At sasagutin kita. Nasa Colossians yan, no? For the cross is the power, for the message of cross is the power to those who are being saved. Okay. So sabi mo yung veneration of the cross kay Kristo. Saan mo mababasa letra for letra na i-venerate ang cross kung kay Kristo yan? Objection, Mr. Moderator, lumalabas na po siya sa paksa, no? Pero ganun pa lang, kaya kong sagutin, no? Kaya okay, moderator's pero time. Pero labas sa paksa eh. Hindi po 'yun. Hindi po 'yun labas sa paksa. Hindi po 'yun labas. Okay. Nasa paksa. Moderator's time. Moderator's time. Bro, Bro Odi, sasagutin mo 'yun o hindi? Yung last question. Pwede ko. Okay. Pwede din last question na lang po 'yan. Hindi pa. 5 minutes pa and 39 seconds. Bigay ko yung board din sa iyo. Letra po letra po ha. Letra po letra po ha. Veneration of image sa tahi niya. Sige. Kasi hindi naman kasi yan. Veneration of the cross. Oh, veneration of the cross, basahin mo. Bigyan natin ng ano. Okay, letra for letra, veneration of the cross, basahin niya. Galatia. Okay. Galatia chapter 6, verse 14. Yan. Hindi naman kasi yan yung paksa, pero sige, pagbibigyan natin, no? Sabi dito sa Galatia chapter 6, verse 14, dapat, yan na lang paksa natin, eh. No? Okay. Bro, Odi, pag magsagot ka na, tatakbo na yung oras, okay? Bigyan kita ng time na maganap. Kasi, okay. Hanapin ko lang po ah. 5 minutes and 39 seconds. Sige, hanapin ko lang talata. Pinagmalaki nga ni San Pablo yung cross ni Kristo eh. Okay. Galatia chapter 5. Okay. Verse 16. Ang sabi po dito mga kapatid,
Tingnan okay, time to resume. Go ahead. Okay. Galacia 6:12 pala. Sabi dito, yan. Ibig ko sana Galacia 5:16. Ah, 6:12. Sorry ah, mga kapatid. Sorry po. Galacia 6:12. Okay. Sabi dito po, yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman ay siyang pumipilit sa inyo ng mga tuli upang wag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo. Ayan. Next question. Saan dyan ang letrang veneration sa krus? Saan dyan ang salitang letra? Ha? Tinanong ko yung letra eh. Veneration. Saan dyan mababasa veneration? Yes, meron letra wala. Letra po letra. Unang-una, yung salitang veneration English dyan ang binasa ko Tagalog. At tapos yung... Hindi po, sagutin niyo po. Saan po dyan ang veneration mababasa na binirate ang cross letter po letter? Saan mababasa dyan? Meron wala? Ay nga, veneration ibig sabihin paggalang. Hindi po, sagutin niyo po yung tanong. Sagutin niyo po kung meron ba dyan ang veneration mababasa wala? O, letra po letra, walang mababasa. Pero sa diwa, naiintindihan mo ba yung diwa? O, di ba? Ang diwa niyan, pinagmalaki ni San Pablo, yung krus ni Kristo. Sabi niya, wag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo. Okay, time. Diba? Next question. Okay. Next question. Okay, so. Sa makatuwid, hindi mo mababasa ang letra for letra ng veneration of the cross na siyang letra for letra ang binanggit dito sa Katekismo 6:17 na veneration of the cross. So, hindi mo mababasa ang letra for letra doon. Objection ako, Mr. Moderator. Ang paksa okay, na yes. Natutunayan is not about the cross, is not about the adoration or nor veneration, no? Is not about latria, dulia, hyperdulia, kind of worship, no? Hindi po yan ang paksa. Ang paksa, okay. Patutunayan ko na itong sola scriptura ay mali ayon sa Biblia at maging sa referensya. Objection. Okay. So, Brother James, baka meron kang counter-objection bago ako mag-decision? Sige, wala na po, wala na po. Okay, so balik tayo sa ating paksa, Brother James, kasi gagrant ko yung objection ni Brother Odi regarding na tayo sa veneration of the cross. So go ahead, Brother James. Balik tayo sige. Sa Sola Scriptura. Go ahead. 3 minutes and 55 seconds. Objection okay. Time. Sabi mo, hindi mo tinututulan kapag ka kay Kristo na tradisyon at kapag ka hindi kay Kristo, tutulan mo. So saan inutos ni Kristo na ibinerate ang kanyang cross? Mababasa. Objection nga, Mr. Moderator. Nag-grant na ng moderator na yung objection ko ipagpaliban na kasi our topic is not about the veneration of cross but it is all about sola scriptura. Kaya nga, okay. Tradition nga tinatanong ko eh. Tradition nga tinatanong. Okay. Di ba? Sige, sige. Iba na lang. Iba na lang tanong ko. So, buong puso mong tinatanggihan ang sola scriptura? Yes, buong puso. Bakit? Sapagkat hindi po Biblia ang haligi at saliga ng katotohanan. Ang haligi at saliga ng katotohanan, iglesia. Kaya kung gusto mo ng katotohanan, punta ka sa iglesia. Because that okay. Church. Okay, sige. So hindi sabi mo, hindi daw Biblia ang saliga ng katotohanan. So ang Biblia, sinungaling o katotohanan? Okay, objection, Mr. Moderator. No? Yes, ang tawag objection. Dyan, ang tawag dyan, tunog system, yung tawag nating fallacy. Policy of presumption and the policy of false dichotomy. Ibig sabihin ba kung nung sinabi ko bang hindi lahat na nung sinabi ko bang hindi na wala sa Biblia yung aliga at saliga ng katotohanan, ibig sabihin nagtuturo na ito ang kasinungalingan? Hindi, conclusion mo 'yan. Sa makatuwid. O sa makatuwid okay. Tinatanggap mo. So tapos makatuwid tinatanggap mo na ang Biblia ay katotohanan. Yes, ang Biblia is the one of the source of truth. Pero yung fullness of truth, wala sa Biblia. Nasa simbahan. Basahin ko ah. Unang Timoteo 3:15. Ang sabi po dito mga kapatid. No, basahin ko muna yung talata. 1 Timothy chapter 3 verse 15. No? Simbahan. Simbahan. Okay. Time. Okay. Next question. Diyan sa babasahin mo, saan dyan mababasa letra for letra na hindi Biblia ang saliga ng katotohanan? Pag nabasa mo, talo na ako. Sige. Basahin mo ha, letra for letra. Gusto kitang kasahan sa amon nito okay. Pero sige. Moderator's time. Ganun lang naman eh. Moderator's time. Meron tayong challenge question, Brother Odi. Mm. Ang nagbibigay ng challenge question yung cross examiner which is granted yung challenge question niya. But the question is, tatanggapin mo ba, Brother Odi? Unang-una kasi pag binasa ko, hindi ko tatanggapin. Bakit? Kasi pag binasa ko, tapos na yung debate eh. Gusto ko magkaroon po tayo ng isang maginoo at maayos na usapan, no? The purpose why we dialogue is not okay. about
is not about pagalingan, pataasan, no? Panalo-talo. Hindi. Ang purpose po natin dito is not to win an argument, but to win our souls. No, kaya ang babasahin ko unang Timoteo 3:15, okay? Sabi dito. Okay. Bro, bro, wag ka na magbasa, bro, kasi tinatanong ko lang kung tatanggapin mo rin. Next question tayo, last 2 minutes. Meron tayong last 2 minutes, Brother James. Continue, please. Sige. Okay. Yun lang, thrill ko lang naman yun. Huwag mo seryosohin. O ngayon, okay. Wala seryoso ka naman. Akir tayo. Akir tayo. O ngayon po, kapatid, mayroon pong tanong pa na kung ang Bible hindi lang ang batayan ng paniniwala. So, ibig sabihin, pwede natin maniwala sa pasugo, pwede natin maniwala sa Quran, ganun? Hindi, hindi. Fallacy. Oh. Bakit? Ang sinasabi ko, Quran is not a Christian book. No? Quran is a Muslim book. Tandaan po natin yan. Quran is a Muslim book, not a Christian book. Ang sa Kristiyano, yung sacred ano natin, scripture is the Bible. No, pasugo is not a Christian book. No, lahat ng nakasulat sa pasugo hindi naman ano eh. Okay, time. No, next question. Okay, okay. So, ang tatanggapin mo Christian book. Yes or no? Yes, yes, Bible. No, unang-una tinatanggap ko ang Biblia, 73 books. Ang hindi ko tinatanggap yung paliwanag mo na Biblia lang. Biblia lang. Hindi. Dapat Biblia may tradisyon. No? May pinangahawak ng salita, may pinangahawak ng nakasulat, yun ang pinangahawakan naming mga Katoliko. Sige. Ano yung mga Christian books na hindi kabilang sa Genesis to Revelation? Ano yung mga Christian books na yun? Christian books, yung sinasabi mo ba, before 300, madami bro eh. Merong Gospel of Mary Magdalene, merong Gospel of ano pa nga yun? Madami kasi ano, Gospel of Buddha sa pangalan dito, pero di tayo siya, no? Gospel of Thomas, Gospel of James, madami, more than 200. Kaya kailangan magpasya ng simbahan kung alin ba dito ang kinasihan ng Diyos. Ah, sabi ng simbahan ay itong apat na ito yung ilalagay. Okay, ulitin ko. So maliban doon sa Genesis to Revelation, alin pa yung mga Christian books na hindi kasama sa 66 books? Ano pa yung mga Christian books? Okay, moderator's time, moderator's time. Brother Audi, bago mo pagkatapos nung sagutin yan, last question na tayo, Brother James. Last question na tayo. Ay, sige po, sige po. Go ahead, Brother Audi, sagutin mo na. Okay, no, napakaliwanag, no? Sabi ko nga, madami po yan. 50 po yung gospel, no? Ang pinili lang po ng simbahang Katoliko, apat, Matthew, Mark, Luke, and John. No, napakadami yan. Simbahang Katoliko ang pumili yan. Wala pong Baptist Church during that time. So, ang haliga at saliga ng katotohanan, simbahan at hindi po Biblia, 1 Timothy 3:15. Okay, time. Next question. Last question, okay. Brother James. Okay, sige. So, ibig sabihin, yung Genesis to Revelation, na yung mga wala doon, ay may mga Christian books pang wala doon sa 66 Bible. May mga Christian books pa. Ganun. Unang-una kasi, yung 66 mali eh. Hindi po, sagutin niyo po yung tanong. Hindi, sagutin niyo na po yung tanong. Maliban doon sa 66 books na pinaniwalaan at tinitindigan ng mga Baptist, meron pa ba ibang Christian books? Maliban doon sa 66 books, meron pa ba Christian sabi books? Sabi ko nga, mali. Mali yung 66 books. Mali. Bakit may bago? Hindi, sagutin okay, mo na yung tanong kung meron pa ba. Maliban doon sa... Meron pa ba or wala na, bro? James, meron pa ba or wala na yung sabihin niya? Ulitin ko, maliban. Ulitin ko po. Maliban sa... Sige. Sandali. Opo. Bro, James, bro, okay. Last question na to, bro, no? Okay, opo. So meron pa ba o wala na? Yung sagot mo is mali. Dapat ba nating intindihin na wala na? Dapat ba? Meron pa ba wala na? I mean, meron pa ba wala na? Meron, 66. Mali yung 66. Okay. Bro, sabi mo, bro, meron kang final 20 seconds. Go ahead. Okay, no? Sabi ko, meron, sapagkat during that time, nung hindi pa po nakocompile ang Biblia, madami pong gospel at madami po pong mga epistle. Kaya may Gospel of Peter, Gospel of Mary Magdalene, Gospel of... Madami yan. Ang simbahan po ang nagpasya kung ano ang isasama sa canonized, no? Kaya ang simbahan nagpipili ay itong Pentateuch, okay, Five Books of Moses, dito yan. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Odysseus Cablao ng St. Peter Men Society sa iyong mga maiinit na sagot galing sa
mainit pa sa kape na katanungan galing kay Brother James ng Baptist Church, Baptist Apologies. Okay po. Okay, action muna tayo mga kapatid. No? Sabi ni Andy Janet Panyagos Tumimbang, ang layo ng paksa ni Brother James. Sabi ni Sandy Jason Gabriel Flores lang, asaan ka na Dino? Uy, marami nang na-miss si Brother Dino. Ay, ganun. Sabi ni Saving Grace, Sarcopagos Homiletics, rest and peace po kay... Okay. Ano po ba yan? Ibang topic? Okay, sabi ni Ron Santos. Okay, so marami naghahanap kay Dino. Parang miss na nila. Wala na yata ang ibang maiba to. Kaya lumihis ang topic. Sabi ni Fair Reintro Jesse Line. Ang mga... Okay, so ang mga Protestant, kapag nagigipit sa rebulto, kumakapit. Sabi ni Adrian Montoya Patagi. Okay, so malalim ng gabi mga kapatid. So proceed na tayo sa negative rebuttal ni Brother James Orinsada ng Baptist Church, isang Baptist apologist. Brother James, 10 minutes is yours. Okay. Go ahead. Okay, maraming salamat, moderator, facilitators, at ating kadibati na si Brother Odosius. Sa mga nanonood, enjoy watching and learn. And please have patience. No? Have patience. Ngayon, ako'y natutuwa na hindi po siya tumututol sa hermeneutics. Okay lang daw po yun. Yes, tama naman kasi nasa Biblia naman yung interpretation kasi mababasa natin yun. Nasa ano po yan? Nasa 1 Corinto 14:26. How is it then, brethren, when you come together, every one of you had a psalms, had a doctrine, had a tongue, had a revelation, had an interpretation. So meron po interpretation concept sa Bible. No, kaya tayo gumagamit ng hermeneutics kasi alam natin na may tamang pag-interpret. Sabi nga sa 2 Peter 1:20, hindi ka pwede mag-interpret sa private, no, kasi merong batayan niya. May context, may textual, may Hebrew and Greek, may key verses, parallel verses, mayroong mga parabolic or literalistic, figurative, yun. So kaya tayo gumagamit ng ano, ng hermeneutics, kaya tayo gumagamit ng ganun, okay? So, di ko lang po maintindihan kung sabi niya, meron pa daw mga Christian books. Hindi niya na-identify kung ilan lahat yun. Kasi sa kanila, 73 lang ata ang books nila. Pero marami pang mga books. Kung usapan natin, marami mga spurious writings na wala sa Roman Catholic Bible. So, ibig sabihin, may mga Christian books pang wala din doon sa ano. So, ibig sabihin, kahit anong Gnostic books, pwede paniwalaan kasi hindi lang Bible ang sapat. So pagka may Gnostic writing, pwedeng paniwalaan ng tao as long as hindi lang Bible ang sapat. So you can believe in Gnostics of the Book of Enoch, Book of Tekla. Yun. So pwede mo paniwalaan yun. Kasi hindi lang sapat ang Bible. E Christian book yun. Kung iisipin mo Christian book yun, lalabas na Christian book kasi may mga binabanggit apostol, may binabanggit na Diyos. So ano bang pagkaintindi niyo dun sa Christian book? Yun ang gusto kong iliwanag sa inyo. Kasi maraming Christian book talaga kung tutuusin. Kumbaga. Tapos sa inyo 73. So, ba't 73 lang kinikilala niyo? Marami pang mga Gnostic writings. Ba't hindi niyo isali yun? Ba't hindi niyo isali ang Book of Enoch, Book of Barnabas, Book of Judas, Book of Tekla? Ba't wala yun? Ano yun quote-unquote Christian writing. Yun. So kaya po tayo tutol doon sa hindi Bible alone kasi naniniwala po ako based sa Bible na kaya Bible alone dahil ang sumulat ay maliwanag, propeta at apostol. Yung mga sinasabi niyang Christian book daw, hindi naman niya alam kung sino nagsulat na. Apostol ba nagsulat niyan? Propeta ba nagsulat niyan? Ayun. Kilala mo ba nagsulat? Ayun. Yun yung dapat niya pag-aralan, no? Yung mga Gnostic writings na yan. At ang sabi niya kanina, ang sola scriptura ay invento daw ata ni, ano, ni Martin Luther o yung mga Protestante. Sige, babasa po tayo ng mga quotations ng mga early Christian leaders na pro sa sola scriptura. Umpisa natin kay ano? Kay Irenaeus.
apologist Irenaeus, early Christian. Ang sabi po niya sa Against Heresies. Ito wala pa si Athanasius ha. Hindi pa nag-exist si Athanasius na pinagmamayabang ng ating mga kaibigan na siya daw yung gumawa ng Bible. Siya daw nagbuo. Wala namang argument ako na sino bumuo. Ang sa akin naman eh, kung nag-exist na ba, bago siya. Tapos kinikilala ba yun? Ayun, napatunayan naman natin na bago pa si Athanasius, meron na. Eh ito pa, mga early Christian leaders, nagpapatotoo. Against Heresies, book 3, chapter 4, ni Irenaeus, ang sabi niya, all things pertaining to the truth. Ayun. Then, and lay hold of the tradition of the truth. Yun sabi niya. Lay hold mo ang tradition ng truth. Ano yung truth? Yung Biblia. Kasi siya nagsabi na ang Biblia, hindi naman kasi sinungalingan ng Biblia, truth ang Biblia. So, i-hold mo lang yung tradition ng truth, sabi ni St. Irenaeus. Would it be necessary in that case to follow the course of the tradition which they handed down to those to whom they did commit the churches? Ulitin ko yung pagbabasa. For how should it be if the apostles themselves had not left us writing? Would it not be necessary in that case to follow the course of the tradition which they handed down to those to whom they did commit the churches? Yun na sabi niya. Yung mga galing sa mga apostol nila, ng mga apostol ng ni Kristo, hindi ba dapat sundin natin yung tradisyon na kanilang ibinigay sa atin? Di ba? So, kinikilala ni Irenaeus ang sola scriptura na yun ang ating panghahawakan na ibinigay sa atin, sabi niya. Wala siyang instruction dito na humigit doon sa tradisyon. Maliwanag na sabi niya, apostolic tradition, apostles themselves, would it not be necessary to follow the course of the tradition which they handed down? Ayan. So ang i-handed down lang natin, yung mga turo ng mga apostol. Tanong ko sa iyo, apostol ba ang sumulat ng tekla mo? Ng Gospel of Thomas Barnabas mo? Apostol ba sumulat niyan? Yun. Maliwanag na si Irenaeus, ang dapat lang nating panghawakan ay yung ini-handed down ng mga apostol. Ayan. Meron pa siyang sinabi, si Irenaeus, tradition which originates from the apostles sa chapter 2 na. Book 3 pa rin, chapter 2. Tradition which originates from the apostles. So yun lang dapat daw i-handed down or i-stand truth, i-hold on yung nag-originate sa mga apostles kasi ang tawag niya doon is unadulterated truth because they have discovered the unadulterated truth. So ang Bible is unadulterated truth. Paano mo sinabing hindi sapat ang Bible? Unadulterated nga. Yun. Maliniwala ka lang na hindi sapat ang Bible pag yan ay adulterated. Sila na nagsabi. Si Irenaeus na nagsabi. Si Irenaeus na nagsabi na ang Bible is unadulterated truth na nagaling sa mga apostol. Patunayan mo sa akin ang sumulat ng Gospel of Thomas, Barnabas, etc. na yan, ng Gnostics, ay apostol. Isa sa mga apostol. Ito pa sabi niya, against heresies, Doctrines of the Apostles, chapter 15. Book 3 pa rin. Against heresies, chapter 15. Doctrine of the Apostles, holding the unadulterated rule of truth. So yun dong Biblia na galing sa mga apostol, doktrina ng mga apostol, unadulterated rule of truth. Rule yun na katotohanan. Ano yun? Yung Bible. Rule of truth. Yun pala eh. Meron na palang mga pro sa sola scriptura eh. And the doctrine of the apostles is open, steadfast, hindi nagbabago, open, holding nothing in reserve. Wala nang iba pang nire-reserve. Nor did they teach one set of doctrines in private and another in public. Siya na mismo nagsabi na mga apostol, doktrina ng mga apostol ay yun ay open, steadfast, hindi nagbabago yun, unadulterated yun. At wala nang pinanghawakan pang naka-reserve. Ibig sabihin, wala nang naka-reserve na iba. Sila na mismo nagpapatunay eh. Eh kayo, ayaw niyo sa sola scriptura kasi may naka-reserve pang ibang paniniwalaan niya. Mali yun, hindi yung ayon dun kay Irenaeus. Si Irenaeus na nagsabi. O, kaya kami, naniniwala kami sa sola scriptura dahil first, biblically, wala dapat magdagdag. Basahin natin yung Revelation. Ilang minutes na lang po?
1 minute and 23 seconds. 1 minute and 23 seconds. Pero kasi sinasabi ang Bible na huwag ka nang magdagdag. Ayan. Revelation. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man should add unto these things, ayan, God shall add unto him the plagues that are written in the book. Ayan. Pag magdagdag ka daw, na hindi naman according doon sa book na sulat ng mga apostol, may parusa yun. Kaya huwag mag-add. Kayo, ayon yung sola scriptura, gusto siguro niyo dagdagan pa. Edi labag kayo sa Revelation 22 verse 18. Yan. Kay Tertullian. Ano sabi ni Tertullian? Sa kanyang sulat sa Apostles through Apostolic Churches. Chapter 20 ng Against Heresies. Preach the same doctrine of the same faith to the nations. Derive the tradition of the faith. Original for its classification. All spring, all are primitive, all are apostolic. Privileges which no all prove to be one in unbroken unity. Privilege which no other rule directs than the one tradition, the self-same mystery. Wala nang iba pang rule na magdadirect kundi isang tradition sa self-same mystery. Ano yun? Yung mga apostolic. Galing sa mga apostol. So, andyan yung Bible alone. Pro sila sa Bible alone. Kasi wala na daw other rule. Other okay, rule direct. Time. Wala na. Kaya tama ang sola scriptura. Huwag dagdagan. Maraming salamat, Brother James, ng Baptist Church. Isang Baptist apologist sa iyong 10 minutes na rebuttal. Maraming salamat din sa ating mga kapatid na sila Ma'am Angie Patens at saka si Ma'am Susan Patenyo-Kebe at saka si Ma'am Honey na nandyan ngayon sa Hong Kong na nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat din kay Brother Ajab Tras ng Japan at saka kay Brother Alejandrino Erno ng Riyadh, Saudi at saka si Brother Jennifer Pagunsan na nasa Saudi ngayon. At saka kay Brother Crispin Laurora ng Poland, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sabi naman ni Sheila Castaneda, Sir James, louder please. Okay, baluktot ang tinindigan ng Baptist. Okay, June Demar Kabigan, tagilid talaga ang tradisyon ng Katoliko, sabi ni Raven Noos. Okay, sabi ni... Okay, so naghahamuna na. Sandy, sayang naman bigote mo kung hindi ka lumaban ang debate sa akin, sabi ni DMD or Dino M. Diaz. Okay, so meron na naghahamunan. So parang may schedule na naman tayo sa incoming debate dito sa In Defense of the Truth. Okay, so maraming salamat sa inyong mga komento. So proceed tayo sa cross-examination na gagawin ng affirmative to negative. Brother Roddy ng St. Peter Men's Society, ready na photo cross? Okay. Ready na po. Okay, go ahead, Brother Audit. 10 minutes is yours. Okay. Unang-una, tanong ko sa iyo, brother. Yun po bang ginamit mo sila Tertullian, sila Atanasio, sila kung sino-sino pa, no? Lahat ba yan mga church fathers ng Katoliko? Yes, or? Hindi yan church fathers ng Katoliko. Wala sila sinabi, sila Roman Catholic. Sila ay mga Kristiyano galing sa mga apostol. So kung hindi sila Katoliko, ano sila? Kristiyano nga sila. Pag nabasa mo na sila ay Katoliko, Roman Catholic, hindi magkakatoliko ako. Pag nabasa mo na Roman Catholic sila. Inamin nila. Sinabi nila na Roman Catholic kami. Talo na ako agad. Three lang yan. Okay? Huwag mo seryosohin na. Sige. Ay, hindi ko seryosohin. Sayang mo. Seryosohin ko na sa ano. Pwede. Sige. Pwede. Okay. Pwede. Kung seryosohin mo naman, okay lang. Sabi mo si Tertullian hindi Katoliko. Oo. Oh. Wala silang inamin na sila ay Roman Katoliko kami. Pag meron nga, hindi maganda yan. Hindi. Ay, maganda yan. Maganda na lang. Okay, sige. Maganda yan. Okay. Oh. Okay, maganda na lang. Okay. Maganda yan. Magkakatoliko ako. Magkakatoliko. Okay. Oh, so, sige. Go ahead. Okay. Tutol ka na si Tertullian Katoliko. Tutol ka o hindi? Tutol ako. Kapag ka nga nabasa mo, sinabi nila na Roman Catholic kami, ha? Sila ha? Hindi magkakatoliko ako agad. Basahin mo. Okay, pero pag hindi mo mabasa, hindi wala kang magagawa.
is okay. Babasa ka na roman, babasa ka na ng sources ninyo, di okay lang. Basahin ko na. Okay, okay. Ayan. Di ba tayo? Pag mabasa ko, Mr. Moderator, si Terpul yan, Katoliko. Hindi, mali, style mo. Wala, 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 naliwanag ng tangamon ko eh. Basahin mo, inamin nila Roman, Roman Catholic kami. Huwag mo kung lagdagan yung amon ko. Huwag mo lagdagan yung amon ko. Sandali. Huwag kang manloko. Iwanag ng hamon ko eh. Sandali ha, moderator's time. Ayaw ko nang loloko. Okay, so... Hindi, liwanag na tanong ko eh. Okay, sandali. Okay, kalma. Relax lang muna mga kapatid. Masyadong excited kayo sa ano no. Okay, Brother James, no, kahit di mo time ngayon magbigay ng challenge question dahil gusto mo talagang ano yung brother James, ano yung maliwanag. Binabago niya. Ano yung winning word? Pagka-Catholic brother James, siya. Brother James, kaya tingnan mo kung magka-Catholic. Okay, ano yung winning word mo, brother James, no? Oh, ito yung hamon ko kung seryosohin niya. Basahin niya na inamin ni Ireneo sa mga sulat nila at inamin ni Tertullian na kami ay Roman Katoliko. Pag mabasa na niya, magkakatoliko agad ako eh. Pag huwag niya bawasan, nakatoliko kami. Mayroon nga iglesia katoliko din eh. Kung ay NC Katolik, wala problema doon. Basahin mo Roman Katolik, inamin nila Roman Katolik. Ay NC Katolik? Okay. Inamin nila na Roman Katolik nila. Kaya mo bang basahin? Brother, maliwanag yun. Andale, ito yung winning word, kulang, no? Kulang. Kapag sinabi ni Erinius na kami ay Roman Catholic, tama ba, Brother James? Mm-mm, sa mga sulat nila. Okay, sa mga sulat nila. So, meron bang letra por letra dyan mababasa, Bro Odi? Okay. Ayaw ko na lang kasahan yung hamon niya kasi... Next question. Hindi. Kaya kong patunayan sa iyo, si Pertin. Hindi. Hindi, okay. Basahin mo. Basahin mo na Roman Catholic. Basahin ko. Sige, babasahin ko. Moderator's time. Sige. Hindi ka pala kakasay. Ano ba yan? Moderator's time. Okay. Mga bro. Ba naman yan? Mga bro. Sige, babasahin ko. Sandali, mga bro. Nasa cross-examination tayo. Sandali lang muna. Cross-examination tayo, bro. Sa rebuttal na lang yan. At sa final stand na lang yan, Brother Rowdy. No, so tuloy tayo sa cross-examination natin. 8 minutes and 13 seconds. Sula Scriptura tayo. Balik tayo sa Sula Scriptura. Okay, go ahead. Next question. Next question na, bro. Ayan o. Yun bang sila San Ignacio, no? Sila San Ignacio, no? Sa Antioquia, Ignatius of Antioquia. Katoliko ba yan, bro? Wala akong binanggit na Ignatius. Ang binanggit ko, Tertullian Ireneus. Oh. So, tinatanggap mo, sino yung ikatlong obispo ng Antioquia? Sino? Wala akong tinitindigan ng ganun. Basta ang pagkaalam ko, ang obispo, yung mga sugo ng mga apostol. Hindi Roman Catholic. Wala silang sinabing Catholic. Makinig ka, bro. Oh. Di ba, according so Acts 11:26, doon unang tinawag ng Kristiyano ang mga kasunod ni Kristo. Di ba? Wala akong problema doon ngayon. Okay. Doon sa Antioquia, sino yung ikatlong obispo doon? Sino? Wala na akong pakialam kung yun si Ignatius ba yun o hindi. Wala akong problema doon. Wala akong pinapatunayan na mali kung sila ay Catholic o ano doon. Wala akong anong binanggit na ganun. Yun bang si Ignatio, si Tertullian, no? Katoliko ba yun? Yun na lang si St. Ignatius, Katoliko ba yun? Wala akong pinapatunayan na sila'y Katoliko. Ang gusto kong patunayan dito, sila'y Kristiyano. Ngayon. Moderator's time. Hindi nga sila Roman Katoliko. Ba't Katoliko? Okay. Ba't matanggalin yung Roman Katoliko? Sandali. Wala akong problema. Sandali. Mga bro. Kalma. Relax lang ha. Okay. Moderator's time muna. One speaker at a time lang tayo, bro. Meron tayong 20 minutes second rule. So kapag nagtanong ka na, Brother Odi, hintayin natin matapos si Brother James. No? Okay. Pwede kong yes. Go ahead. So, huwag na nating pagtalunan kung Katoliko si Tertullian dahil meron natin Catholic Encyclopedia na sinasabi, Tertullian as a Catholic, huwag na natin yung kasi showdown niyan eh. Baka maging Catholic. Correct. James, no? Huwag na natin yan. No? Siya kasi nagamon eh. Maliwanag naman sa akin eh. Case the topic. Okay, moderator's time. No? Next question. Sabi ko na nga, next question, balik tayo sa Sola Scriptura. Okay, so Sola Scriptura tayo.
6 minutes and 54 seconds. Balik tayo, mga bro. Iwan natin okay, yan. Sino ang mga obispo dyan? Kasi tula scriptura tayo. 6 minutes and 54. Go ahead. Okay. Amunin ko na sana siya kung mabasa ko. Sinabi ni San Ignatius, Katoliko siya. Okay. Dito, next question. Next question na. Gusto mo basahin sige mo, ko? Sige. Okay. Basahin mo, sige. Basahin ko? Roman Catholic, hindi yung Catholic lang. Roman Catholic. Kasi pag sabi ng Catholic, hamon ko yun eh. Yun ang hamon ko. Hindi, mali. Moderator's time. Wala. Mga bro. Balik tayo sa sola. Sola, scriptura tayo. Wala. Ibang topic yan. Next question na lang siya. Next question. Okay. Next question. So, okay. Huwag kayong mag-trigger, no? Huwag kayong mag-trigger kung ano man yung hamuna na out of topic. Okay, next question. Sige po. Dito sa Mark chapter 7 verse 9, sabi po dito, niwawalang kabulan nyo ang utos ng Diyos at sinusunod nyo ang tradisyon ng tao. Anong klaseng tradisyon ang sinabi ng Panginoon na walang kabuluhan? Anong tradisyon ngayon? Tradisyon nga ng tao 'yun. O ano ang klaseng tradisyon ito? Halimbawa ito. Yung tulad na nakita ng Panginoon na hindi naghuhugas ng kamay yung mga Hudyo bago kumain. Anong tawag sa tradisyon na 'yon? Yung tradisyon ngayon ng mga tao. Anong tawag sa tradisyon? Wala akong sinasabi, walang mababasa doon na may tawag 'yun. Tradisyon ng tao 'yun. Sandali bro. Okay. Sumasagot pa siya, Brother Uli. No? 2 seconds pa lang yung pinunsyom ni Brother James. Patapusin natin siya para malaman natin kung anong tradisyon yan. Reset ko yung 20 seconds mo, Brother James. Sige po. Para 20 seconds, Brother James. Go ahead. Oh. Una-una, kung tanongin ko anong tradisyon, wala namang nakalagay kung anong tradisyon dyan. Nakalagay dyan, tradition of men. Tradisyon ng tao, yun ang sagot ko. Ba't mo ako dagdagan ng ano dyan? Statement. So, clarification ng bro, yung tradisyon ng tao, hindi mo alam kung anong klaseng tradisyon, kung anong tawag sa tradisyon na yun. Maraming tradisyon ng tao, pero di yun ang patutunayan ko. Ang patutunayan ko yung tanong mo na anong tradisyon. Tradisyon of men nga. Anong klaseng tradisyon? Ito. Kapag sinabing kurban, tanggap mo ba na yun ang tradisyon na ginagawa ng mga Hudyo? Ay, iba yung kurban, pag-aalay yun. Wala akong tinitindigan na gano'n. Ang itanong mo, yun nandyan lang sa gusto mo itanong kung alin dyan sa talata na yan. Nandyan ba? Okay. Kalumampas. No. Yun bang paghuhugas ng kamay bago mag-kumain? Kurban bang tawag doon? Wala akong tinitinggan na kurban yun. Ang sagot ko, yung tanong mo sa akin na tradisyon ba yun ng mga Hudyo yung paghuhugas, tradisyon ngayon ng tao. So, sinabi ni Kristo dito, ye hold the tradition of men. Tradition of men. Washing of pots, washing of cups. Okay. Etc. Itong, ito bro. Itong pagpuputol-putol ng tinapay, oral tradition ba ito? Yes or no? Yan ay ginawa ng mga apostol. Yes, tradition. Ginawa ng mga apostol. Yes or no? Ginagawa ng mga apostol. Yun bang sa Baptist Church, nagpuputol-putol kayo ng tinapay? Merong mga nagpuputol-putol? Yes, meron. Okay. Bakit? Tanggap mo ba na ang inatangan ni Kristo na magputol-putol ng tinapay ay mga pari? Sa Baptist ba may pari kayo o wala? Tinatanggap ko pari, hindi Roman Catholic na pari. Pag nabasa mo na ang naghati-hati sa Old Testament, Roman Catholic na pari, magka-Catholic ko ngayon na. Basahin mo, sige. Pangalawang hamon ko na naman. O, di ba? Ikaw ka na naman. Pwede kong basahin sa'yo, okay. Roman Catholic. Roman Catholic priest, Old Testament. Sige. Diba naman niya? Old Testament? Paano mag-Old Testament yung mga apostol in New Testament niyan? Ay, next question na lang. Okay. Sige next po. Next question na. Okay. Sabi mo, interpretation. Yung hermeneutics is a kind of interpretation. Sino ang mag-i-interpret? Yung pastor ng Baptist Church o yung simbahan? Yung Bible. Hindi. Siyempre. Categorical. Sino ang mag-i-interpret ng mga nakasulat sa Biblia? Oh. Yung pastor, yung mga baptist, o yung simbahan na may otoridad? Categorical. Oh, both. Pwede mag-interpret ang mga membro. Both. Pwede nga. Both nga sagot ko. Yun ang nasaisip ko eh. Both eh. Oh. Bawal po ba yun? Yun nga naisip ko doon eh. Bakit? Kasi nga yung sinasabi ni Pablo na interpretation, ang kausap niya, iglesia.
at apostol din siya. Hindi pwede pala mag-interpret ng iglesia. Okay. Basta okay, ligtas, hindi yung hindi ligtas. Next question. Okay. Sabi mo sa isip mo lang ha, sa isip mo lang, sabi mo kanina, okay. Ayon dito, sa ikalawang Pedro 1:20, ang sabi po dito mga kapatid, no? First Peter chapter 1 verse 20. Pabasahin ko ha. Sabi mo pwedeng mag-interpret yung mga miyembro kasi both eh, no? Pwedeng mag-interpret ng mga pastor, mga miyembro post the time na. First Peter, Second Peter chapter 1 verse 20, no? Pwede mag self-interpret pala. Okay. Sabi dito, no? Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sino ang tama? Ikaw o yung Biblia? Tama ang Biblia, tama ako. Bakit? Kasi ang konteksto dyan, Spirit of Christ nakalagay. Ibig sabihin, ang mag-interpret, yung may mga espiritu. May espiritu yung nasa Colossus eh. May espiritu yung nasa Roma. May espiritu yung sa ano. Mga ligtas yun, may espiritu yun. Ang bawal mag-interpret ng private, yung wala espiritu ng Diyos. Yung tinutukoy ko doon. Okay. So ikaw bro, so ikaw pwede ka mag-interpret ng Biblia sa sarili mong kakayahan. Pwede o hindi? Hindi ko pwedeng interpret sa sarili kong kakayahan kundi sa kaalaman ng Biblia. Yung nasa Biblia, yung interpretation ng Biblia, yun ang aking gagamitin. Hindi kakayahan ko, mali yung tanong. Ah, nagko-contra ako na. Okay, sige, iwanan na kita, no? Okay, sa biblical numerology, kapag sinabing 7, anong ibig sabihin nito? Yung alin? Sa biblical numerology, yung 7, anong ibig sabihin ng number 7? Number 7, sa aking pagbabasa ng Biblia, ito ay completion. Yun, 7 complete. Days. Okay. 7, oh, no? Oh. Okay. Kapag sinabing 6, anong ibig sabihin? Wala akong pinapatunayan na merong ibig sabihin ang 6. Ngayon, kung meron kang alam patungkol dyan, hindi man tayo magkapareho ng alam dyan. Magkasulangatan pa tayo dyan ng kaalaman. Okay. So huwag mong tanongin ukol dyan kasi hindi man tayo magkapareha. Okay. Sa biblical numerology, yung 6 ibig sabihin imperfect. Okay? Tinatanggap po ba ng Biblia ang hawak nyo ngayon, 66? Tinatanggap ko na 66, pero yung sinasabi mo na ang 6 imperfect, walang mababasa sa Hebrew na gano'n na imperfect pag 6. Okay. Walang mababasa. Basahin mo sa Hebrew sa Greek, imperfect. Pag sinabing 6, imperfect. Sige. Concordance. Sige. Okay, dito. Ayon dito kay Gematria. No? Dito tayo sa 7. Ito na, nakikita mo ba? What are the meaning of numbers in the Bible? Hindi, Hebrew concordance, Greek concordance, basahin mo. Huwag kang kung ano nang babasahin mo, dyaryo na naman babasahin. Hindi to dyaryo. Biblical numerology. Moderator, kailangan niya. Bro James, sandali lang. Under cross-examination time tayo ngayon, bro James, trabaho mo sumagot. Bro Audi, trabaho mo magtanong. So, bro, last question bro. Meron na lang tayong 22 seconds remaining. Last question na lang tayo. Okay? 22 seconds remaining. Dami pa sana akong tanong. Last two question? One question na lang. 22 seconds lang remaining. 22 seconds. Okay. Bigay natin yung 20 seconds ni Brother James for the last question. Okay. Go ahead. Dito sa unang Corinto 15:2. Basahin ko ah. Sabi dito, brother, sa pamamagitan naman nito, iligtas kayo kung mataganyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Tanong, ano sinabi dyan? Salitang ipinangaral o sulat na ipinangaral? Categorical. Salita o sulat? Salitang ipinangaral na pinasulat. Pinasulat. Okay. Sige. Kasi binabasa mo nga eh. Ikaw nga nagbasa eh. Di siya nasulat. Binasa mo eh. Binasulat. Okay. Period na yun, bro. Yeah. James, meron ka pang 10 seconds. Okay na po. Okay na po, sir. Okay. Maraming salamat, Brother James. Orensyada ng Baptist Church, isang Baptist apologies sa iyong mga mainit na mga kasagutan. Maraming salamat din, Brother Odysseus, ng Kablaw ng St. Peter Men's Society sa iyong mga maiinit na tanong. At doon po nagtatapos ang ating rebuttal. Ngayon punta naman tayo sa ating final stand. Pero bago ang lahat, sabi ng mga komento ng ating mga viewers na yun, sabi ni Sandy Jason Gabriel Flores lang, may mababasa dyan eh.
Puro Catholic naman ang ginagamit ni Bro James na ebidensya, sabi ni Toto Laconde. Sabi naman ni okay, basa tayo ng iba. Tulog na kayo, iwas ibag, sabi ni MJ. Nadosa. Walang Bible na pinagawa si Jesus, iglesia ang itinayo niya, sabi ni Junel Bulala. Bakit kaya nakapasok yung edit? Okay. So, sabi ni Ravena Noos. Okay, so ito, basahin natin. Okay, sagot pala ito niya. Okay, so proceed na tayo sa final stand. Ilang minutes yung final stand natin, mga speakers? 5 minutes po ba yan? Yung conclusion po ba yan? Conclusion po yan? Conclusion? 5 minutes? Ah. Okay. So, meron, apo. Sige po. Meron tayong 5 minutes na... So, 5 minutes bro. Sure ka na bro. Okay. So, maraming salamat. 5 minutes bro, James. Okay na yun. Okay, so okay, una magbibigay ng final stand or conclusion ng ating negative from the Baptist Church, isang Baptist apologist, Brother James Orenciada. Go ahead, Brother James, sa iyong 5 minutes na final stand. Okay po. Sige. So, ito po, ay hindi ko po pinagmamayabang, pero based na po sa kanyang sinabi, ay ang dapat lang daw natanggapin ay Christian Bible. Ayon. So, wala naman tayong total Christian Bible kasi tinatanggap naman natin na ang Bible ay Christian Bible. Ang Word of God ay Christian Bible. Tapos, hindi nabangga yung kay Irenaeus at kay Tertullian na sila ay pro-sola scriptura. So, tama ho na may sola scriptura. Ang problema lang dito, yung hamunan namin, na mabasa niya na Roman Catholic si Irenaeus, Roman Catholic din si Tertullian based sa kanilang pag-amin sa mga sulat nila. Ang yun, ang style niya, babasahin niya na Catholic. Wala naman problema kung Catholic, mayroon nga Baptist Catholic, mayroon nga INC Catholic. Ibig sabihin, lahat ng INC, lahat ng Baptist. Huwag mo kung basahin lang Catholic lang. Huwag ganun. Pakinggan mo yung hamon. Basahin mo, sinabi ni Irenaeus at ni Tertullian na Roman Catholic kami sa mga sulat nila. Roman Catholic, kasi nga mababasa natin sa Cyprian, nagbanggit ng Catholic. Si Ignatius nagbanggit ng Catholic. Ang tanong, Roman Catholic ba? Kasi di naman sa Roma in-address niya eh. Sa ibang lugar eh. Huwag ganun. Yung hamon ko, yun ang payuan mo. Kasi ikaw nga sabi, seryosohin mo eh. Ang seryoso ng hamon ko eh. Roman Catholic na inamin nila. Roman Catholic eh. Roman Catholic. Yun ang seryosohin mo. Huwag mo yung seryosohin yung hindi ko sinabi. O ngayon, basahin mo yan sa ano mo. Basahin mo yan sa conclusion mo ngayon na Roman Catholic sila. Kasi total, gusto mong maging Katoliko ako. Roman Catholic, binanggit nila. Roman Catholic daw sila. Roman Catholic si Irenaeus, si Tertullian. Yun lang ha. Yun lang iiwan ko sa yung assignment. Tapos, maliwanag po na hindi niya natutulan. Ang nag-exist na ang Matthew to Revelation, nag-exist na bago ang 300. Tapos, hindi niya tinututulan na yung kay Kristo lang na tradisyon ang dapat na sundin. O edi, kung ganun, agree pala siya dun sa akin din. Kasi sa akin, eh Kristo din naman ang aking tradisyong susundin. Tapos sa kanya, pinatanggap doon niya na pagka kay Kristo is kay Kristo, pag hindi kay Kristo, tutulan niya, tinanong ko kung saan ang veneration ng cross, hindi doon niya mabasa. Ayun. So, instead na tanggapin yung kay Kristo, eh, parang tinatanggap ata niya yung hindi kay Kristo kasi doon sa katekismo, letra for letra nakalagay, veneration of image. So, dapat ang tanong ko din, letra for letra, veneration of the cross. Para patas. Ano? Para patas. Kasi mahirap naman na letra for letra nakalagay sa inyo tapos sa Bible, hindi mo mabasa. Edi, hindi siya patas. Kasi kung gusto niya maging patas, dapat hindi din letra for letra nakalagay doon sa katekismo. Baguhin niyo yun. Ganoon lang naman ang labanan doon. So yun po, maganda. Marami pong natutunan kay brother at halos parang magkapatid lang kami. Kasi paro kami binata at masaya naman kami ng katawanan. So hindi naman kami nagpersonalan. So nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakikinig at ng mga nag-comment. At I honor the discussion of this time that offered to me from Brother Odosius. Yun po. So I honored that and may the Lord bless everyone. Yun. So yun lang po ang aking statement lang. So hindi na po gano'n ako magpapahaba ng statement para makapagpahinga na tayo kasi gabi na. So maraming salamat po sa lahat. Pasensya na po kanina. Medyo nakasabayan kami. Ayun. Ganun lang talaga. Trailing. No? Yun lang po, sir.
Thank you okay, so much. Brother James, meron ka pang 1 minute and 30 seconds. Okay, wave mo na ito. Opo, opo. Okay, so nag-wave na si Brother James Orenciada ng Baptist Church, isang Baptist apologist sa kanyang 1 minute and 30 seconds na time remaining sa kanyang final stand. Sabi ng mga kapatid natin, sa sanib na yan siya sa Katoliko, konting-konti na lang, meron tayong magiging pogi na isang member ng Roman Catholic Church. Okay, so final stand sa ating affirmative tonight from St. Peter Men's Society Apologist, Brother Alicious Cablao. Kung ready ka na sa iyong 5 minutes na final stand, go ahead, Brother Brother Odi. Basa-basa muna bro ng comment. Hindi pa po ready. Ay, basa-basa muna bro. Oh. Okay, so yung debate natin ngayong gabi, meron tayong live premiere nito sa Puro Kamatuuran YouTube channel bukas. Bisitahin niyo po ang Puro Kamatuuran. Meron tayong mga debate doon na na-upload na nangyari. Kaya lang most of the debate sa ating Puro Kamatuuran ay Cebuano language, no? Sabi ni Brother Sandy, magpapalit yun ako kapag nagkatoliko si Brother James. Okay, so okay lang yan kasi hindi naman to. Magpalit yun ka, kakain ako. Diyan ako magkatoliko. Okay, so bisitahin nyo po yung Puro Kamatuuran YouTube channel. Live premiere natin to bukas alas 8:30 ng umaga. Okay, so marami din tayong mga debate doon. Saka meron ding mga ibang topic, no, tulad ng the teaching of the Catholic Church about abortion. Kaya lang Cebuano lang talaga. So pasensya na po. Meron din mga debate ng mga Tagalog doon kasi meron tayong mga bisita na galing Luzon na nagdidebate rin sa Puro Kamatuuran. And may I invite all the debating team, no, ng iba't ibang sekta na subukan nyo rin magdebate sa Puro Kamatuuran. Paki-approach lang po ako. Brother Roland Parch, no, ng Puro Kamatuuran, PM lang kayo sa akin or mag message kayo sa page at bibigyan ko po kayo ng kaharap kung anong gusto ninyong kaharap, si FD, si Flam, Isday Defender or Grace Gospel, no? So PM niyo lang po ako. So Bro Odi, signal ka lang kung ready ka na kasi babasa muna ako. Ready ka na, Bro? Sige, basa lang muna. Okay, basa muna tayo. Sabi ni sabi ng ating mga kapatid, Yadakar, run na lang boy. Okay, so okay, sagot ito niya. Saan ka na, Sandy? So nandito si Sandy, Brother Dino Diaz sa Zoom, no? Okay, hinahanap ka na, Brother Sandy. Toto Laconde, Tertulian, siya ang pasimula sa Sign of the Cross. Tapos na ang debate, inagamit pa si Tertulian, e Catholic yan, sabi ni Toto Laconde. Okay, basa tayong iba. Ni Bernardo Ladrigan ng Legion of Mary dyan sa Hong Kong. Go bro, Sandy, Jason, Gabriel, Flores lang. Fight mo na yan. Okay, so parang may debate na. Sheila Castañeda, Bible alone, pag salvation. And doctrine ang usapan. Okay. Dito ka pumasok, tapos doon ka magyaya. Revenuos, huwag ka mag-alala, parehas dito. Walang edit na video, sabi ni In Defense the Truth. Okay, parang may naghahamon na talaga. Okay, yung nag-comment ng hermeneutics, gusto mo kasi ipagtanggol yung boyfriend mo, pero mali para hermeneutics mo. Sabi pa ni Etche Feng, Bagunas, meron parang chismis yata, Brother Etche. Okay, so boyfriend na. So Brother Odi, 5 minutes na final stand. Kung ready ka na, Brother Odi, from St. Peter Men's Society Apologies, go ahead, Brother Odi. Para remind po ako pag 3 minutes ka lang po. Okay. Ha? Para remind. Pag okay, remind po pag 3 minutes po. Copy. So, yan, maraming salamat po kapatid na James. Kanina tinututulan niya yung mga church fathers lalo na si Ignatius. Pag mabasa ko daw, si St. Ignatius ay Katoliko, magkakatoliko na siya. At pag mabasa ko Roman Catholic, no, si Iranius, magkakatoliko na daw siya. Sabi dito, no? Sa chapter 8, Epistle of Ignatius to the Cimmerian, sabi dito, it is the dignity of the Catholic Church. Sabi dito, dearest brother, to be laid aside sa faithful and uncorrupted majesty of the people. Sabi pa dito, no? No? Wherever the bishop shall appear,
Let the multitude of the people also be, even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. No, Katoliko, si San Ignatius. Eh, sabi niya kanina, lahat daw ay in si Catholic, no? Baptist, Catholic. Wala naman daw sinabing Roman Catholic. No, Roman Catholic. Wala daw sinabi ng Roman Catholic. Kaya ang binabanatan niya, si St. Iranius, hindi daw Roman Catholic. Basa. Sabi po dito sa St. Iranius 120-202 AD, disciple of John, a disciple of St. Polycarp, the disciple of John, against all heresies, book 3 chapter 3, sabi dito, a refutation of the heretics from the fact that it is the various churches of a perpetual succession of bishop was kept up. Tuloy ang basa, sabi dito, sabi dito, makinig ka, sabi dito, no? By indicating that tradition derived from the apostles of the very great, the very ancient, and universally known church founded and organized at Rome. Sa Roma, Roman Catholic, St. Iranius. Naku, magkakatoliko na si Brother James. Tama sa? 3 minutes, tama 3 minutes. Okay, 3 minutes. Magbabasa na po ako ngayon ng mga talata sa Biblia. Sabi dito, mag-mute ka, brother. Sabi dito sa Awit, chapter 145, verse 1. Ang aking puso ay mananagana sa isang mainam na bagay. Aking sinasalita ang mga bagay na aking ginawa. At ang aking dila ay panulat ng bihasang manunulat. Ang dila ng Diyos, ang salita ng Diyos, bihasa, no? Sa panulat bilang bihasang manunulat. Saan isusulat? Sa Biblia lang ba? Hindi. Nasa puso at nasa isip. Basa. Jeremias, Kapitulo 31-33. Sabi dito, kundi ito ang tipan na aking ipagkikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon. No? Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. Puso, brother, hindi sa Biblia, kaya mali ang sola scriptura sapagkat may mga nakasulat sa puso. Okay, dagdagan po natin. Hebreo 8, ang talata ay Jesus. Ang sabi po dito, kapatid, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbayan Israel, pagkatapos ng mga araw na yon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Di ba? Nakasulat sa puso, nakasulat sa isip, hindi lang po sa Biblia nakasulat. O, dagdagan pa po natin sa ikalawang Juan, Kapitulo 1, ang talata ay 12. Ang sabi po dito mga kapatid, no? Yamang may maraming mga bagay na isusulat sa inyo, ay hindi ko ibig isulat sa papel at tinta. Data po at inaasahan kong pumarian sa inyo at makipag-usap ng mukhaan upang malubos ang inyong galak. Hindi sa pamamagitan ng papel at tinta. 1 minute. Basa pa. Ikatlong Juan 1:13. Maraming mga bagay ang isusulot ko sana sa inyo. Data po at hindi ko ibig isulat sa inyo ng tinta at panulat. Nabasa mga kapatid, mali ang sola scriptura sapagkat hindi lahat nakasulat sa Biblia, nakasulat sa puso at isip ng tao, no? Nakasulat, no? Huwag ka mag-comment, nakawawa, naririnig ka bro, hindi ka naka-mute. Sabi dito, no? Yan, Acts gawa 2:42 na natili silang matibay sa turo ng mga apostol. Sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, meron kaming Eucharistia, meron kaming banal na misa. No? Napakaliwanag mga kapatid. Ito pa, ang sabi ng talata. No? Diba? Yan. No? Sabi dyan, ikalawang Corinto 3:3. Napakaliwanag. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin. Isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Ayan, napakaliwanag mga kapatid. Natindigan po ng simbahang katoliko. Okay, time. Ito, natindigan ng simbahang katoliko. Mali ang sola scriptura. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Brother Odysseus Cablao ng St. Peter Men Society Apologies.
At dito nagtatapos ang ating debate sa gabing ito at sana'y meron kayo. So nakurat siya nga nasa sa abandonadong building. And then diha sa abandonadong. Okay. Maraming salamat mga kapatid at sana'y meron kayong natutunan sa ating debating ito at tangayan niyo uli ang mga susunod pa na debate sa programa ng ating programang ito gabi-gabi, halos gabi-gabi, no? Yung In Defense the Truth. Okay, so pasalamat muna tayo bago ko i-take over sa admin ang programang ito. Brother James Orenchada ng Baptist Church Baptist Colleges. Bro, pasalamat muna bro sa ating mga viewers. One minute. Paunahin mo si Kablaw, Mr. Moderator. Brother Kablaw, ikaw daw yung mauna according to Admin Melchor. Go ahead bro, 1 minute. Yes po. Yan, una-una maraming salamat po sa mga kapatid nating sumubaybay, sa kapatid po nating patuloy na nagtiyaga upang may matutuhan sa mga oras na ito. Una-una, hindi ko po kinakasahan yung abon niya na pagmabasa ko magkakatolik ako. No, kasi hindi po ang layunin natin dito maipanalo ang argumento, kundi maipanalo po yung katotohanan na nagmula po sa ating Panginoon. So Brother James, no, willing-willing kami, no, na kapag ito ay bumalik sa simbahang katoliko, 100% tatanggapin ka po namin. No? Maraming salamat po mga kapatid at sa lahat po ng sumusubaybay, no, sa In Defense of the Truth. I-follow niyo po. Gayun din po ang St. Peter Men Society na page at ito pong Kurok Kamotoran and the Debaters Convention. Marami pa po kayong aabangan mga kapatid at panghawakan po natin ang mga tradisyon na isinulat ng ating mga apostol. No? Gusto ko lang pong iwan itong mensahe na ito. Sabi ni Saint, no, isang ano na lang mensahe, no? Ipapakita ko po sa screen. Ito po ang kanyang mensahe. Sabi po dito, mga kapatid, bago po ako magtapos, ayan, no? Ignorance of Scripture is ignorance of Christ, St. Jerome. Maraming salamat po mga kapatid at manatili po tayo, okay, sa tradisyon nating pinanghawakan. Viva Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maraming salamat Brother Odysseus Kablaw ng sa iyong pasasalamat. Okay, so sabi ni Brother Sandy, okay bro, tuloy ang lechon natin bukas, agad mababasa naman. Yes na lang kulang ni Bro James, sabi ni Brother Sandy. Okay, so Brother James ng Orenchada ng Baptist Church, pasalamat bro, pasalamat. Go ahead bro, 1 minute bro. Okay, maraming salamat dahil maganda ang naging debate. Kahit na hindi maganda ang naging daloy ng usapan ng pagkahuli na, pero ganun pa rin. Maayos pa rin, matapos pa rin ang debate sa biyaya ng Panginoon. So wala pa akong itataas iba dito, kundi ang Panginoong Jesucristo at ang Ama at ang Holy Spirit. Hindi po ang Iglesyang Baptist, wala ho yun. Yun ay gagamitan lang, wala, hindi din ako. So, yun po, pasalamat po sa lahat sa ating kapatid na kadibate, si Brother Odysseus, and then sa moderator, sa nag-facilitate, dyan yung mga nanonood sa mga ibang lugar. So maganda po ang debate. Kayo na po ang mag-judge kung sino po ang nakapagturo ng totoo. So nasa inyo na po yun. Yun po. So maraming salamat sa lahat. Magandang gabi at magandang araw. Yun po. Thank you po. Okay. Maraming salamat Brother James at saka Brother Odysseus sa inyong very successful na friendly debate. At sana'y yung debate natin ito ay tatapusin natin dito. Wala na tayong ribat-ribat sa mga social media kasi dapat ang mananalo dito ay ang ating Panginoong Jesus. Yun lang ang sanay wag natin kalimutan. At saka congratulations sa inyong dalawa. Admin Melchor David Manalili, go ahead bro. Okay. So salamat sa ating magiting na defender na si Bro James at ganun din si Bro Kablaw, no? So maraming salamat sa inyo. So hindi naman sa kumakampi ako kay Kablaw, no? Bro James, tayong kaibigan dahil nagcha-challenge ka na pag nabasa Katoliko, huwag sanang ganun kasi unang-una, no, bibigyan na kita ng hint. Nasa amin yung mga libro na talagang letra for letra mababasa ng mga Katoliko yung mga hinahamong mong ano. Hindi ko to ginamit para tulungan si Kablaw, no? Nandito dito talaga Roman Catholic sila, ayan, no? Bili ka nito para makita mo na talagang Katoliko sila. Ayan, hindi ko to ginamit para pantulong dahil pinayaan ko kayong dalawa. So, sa susunod na debate, huwag tayong mag-ano na, kapag nabasa ko na Catholic sila, talo na ako. Tandaan natin, ang Catholic Church ay maraming mga magpapatibay na referensya. No? Huwag ganun, no?
Kasi ang ating layunin dito, hindi para manalo, hindi to yung argumento, kundi ipakita natin yung ating pagiging kung ano ini-stand natin, yun ang ating itatayo. No? Huwag tayo mag-challenge. Kasi unang-una, eh, pag naghamunan tayo ng ganun, unang-una, mapapasubo tayo sa ganun. No? Yun ang ayaw na ayaw ko. Kasi unang-una, hindi na tapos na agad yung debate pag nabasa, no, wag ganun. Titingnan natin hanggang sa matapos kung ano yung argument natin, yun ang ilalatag natin. Wag sunod, no, payo lang Bro James bilang kaibigan. Wag po tayong gumaya sa mga ibang nagdedebatista na mga debatista na pag nabasa ko letra por letra talo na ako. Marami, ulitin ko sa iyo Bro James, no, payong kaibigan, wag mo nang gagamitin uli yung mababasa ano mong luna sila ay mga Katoliko kasi ang Catholic Church ay very, no, very abundant sa mga referensya kung sila ba ay Katoliko o hindi. Galing nitong pinangahawakan ko, no, ng mga church father na talagang Katoliko sila. Pati yung Book of Tekla na sinasabi mo, nandito, no, nagpapatunay na si San Pablo Katoliko rin. No? Ito, bumili ka nito para makita mo. Kasi kung tinanggap mo yung ni Odysseus yung hamon, bilib na ako dito na ayaw niyang patulan yung kasi matatapos din kagad. No? Bilang kapatid natin, ang ating argumento rito ay hindi para manalo yung ating relihiyon o maano, no? Ang ating argumento rito, kung ano yung stand natin, iparirinig natin sa ating mga kaibigan na nandito, Katoliko man yan o hindi, magkakapatid pa rin tayo bilang iisang ating pinaniniwalaan sa ating Panginoong Jesucristo at sa iisang Diyos, no? Yun ang ating layunin dito, hindi para ako panalo, siya dapat tumatalo, hindi ganun, no? Ang layunin po ng In Defense of the Truth ay isiwalat ang katotohanan sa ating mga separated brethren, no? Hindi po kayo itinuturing ng simbahan ng mga kaaway. Kung hindi kapatid din kayo sa ng ating mga ng aming simbahan, kumbaga ano, you are the son of the Catholic Church ayon sa CCC 818 at dapat kayong irespeto at igalang sapagkat kayo ay kapatid sa Panginoon. Nasa CCC 818 siya, no? Kaya nga po tayo dito nagdidebate para ipaalam natin sa inyo na ang simbahan ay bukas sa lahat ng ating mga separated brethren. So muli, maraming salamat kay Bro James sa kanyang napakamaginaong pananalita na ginamit dito, no? At hindi man siya gaano nakaka-relate doon sa mga church history, pero nakita ko kung gaano niya katapang ipinagtatanggol ang kanyang pinangahawakan, no? No? Nakita ko matapang siya, talagang decidido siya, no? So salamat sa iyo, no. Hindi ko sinasabing mali ka, hindi ko sinasabing tama si Odysseus, no. Ang sa iyo lang ipinakita mo kung ano ang dapat at katotohanan na inyong tinitindigan at kay Odysseus naman ay ipinakita niya kung ano yung pinaniniwalaan niya bilang simbahang Katoliko. So muli, maraming salamat sa inyong dalawa at muli paalala Bro James, susunod kahit sa ang sekta ka makipaglaban, huwag na huwag kang magsasabi na kapag nabasa mo letra por letra talo na ako. Huwag ganun, bro. No? Marami nang napasubo sa mga ganyang letra por letra na yan. Iwasan natin yung mga ganyan. No? Basta ang dapat lang, eh, hanggang sa matapos, ay tapusin natin. No? Huwag tayo yung, ano tawag doon, yung, anong tawag sa challenge na yan? Anong tawag doon? Showdown, no? Huwag yung showdown. No? Huwag ganun, huwag. No, ang ating argumento ay hindi nagpapanalo sa atin sa pamamagitan ng showdown. Ang argumento ay maipapahayag mo at mapapatunayan mo sa pamamagitan ng maayos at magandang paglatag ng mga posisyon. Proposisyon at argumento, hindi sa pamamagitan ng showdown, no? Yun lang ang aking tayo sa iyo dahil nakita ko darating ang araw magiging magaling kang defender pagdating ng araw. Kayong dalawa, no? No, magiging magaling kang defender kung ano mang relihiyon na kanyang inaaniban, good luck sa inyong dalawa. Ulitin ko po, huwag po tayong makikipag-showdown. Ang dapat natin gawin, yung ating proposition at ang ating argumento, ay ilatag natin ng maayos, ipaliwanag natin ng maayos upang maintindihan ng bawat isa. Hindi po nauuwi sa showdown kung sino yung panalo o talo. Salamat sa inyo lahat. God bless us all. Mabuhay kayong lahat, lalo-lalo na sa ating guwapitong poging Roland Fergs, no? Ganon din kay Asia Vista Dayanan ng Debaters Convention na nilive din tayo, no? Salamat. Actually yung viewer natin 95 live, no? Nanonood, no? No? 95 sa live pero pa yung nasa labas, no? Pagkatapos ang share nasa 96 na yata ang nag-share, no? Napaka 105 brother, 105 ang share. No? Meron tayong 1000 comments. Oh, ang dami, no? So, doon pa lang, tayong, no? Yung mga dito pa to. Pero 100,
100 yung reaction natin. No, no, so nasa 98% lang yung variance ng ano natin. Amen. Sa share ang glory to God. At ganun din, salamat sa mga nandito, kay Bro Ryan Paayas, kay Bro Ichi, kay Bro Randy, no? Na kahit mga Katoliko yung nandito, hindi ka pinagtulungan. Actually, sa totoo, kaya kong isend yung mga laman nito kay Bro Cablao sa kanyang messenger. Pero, bakit hindi ginawa ni Brother Mel? Gaya ng sinabi ko, hindi ka namin dito pagtutulungan, hindi ka namin dito gagawing dihado. Kung asino yung kalaban mo o kadibate mo dito, kayong dalawa lang. No? So salamat sa inyong dalawa. Glory to God. At ang nanalo po dito ay hindi po parehas kayo. Ang nanalo dito ay ang Diyos. Ang Hesus Kristo. Walang iba. Siya ang dapat natin purihin, luwalhatiin at dakilain. Amen. Correct. Correct. Amen. Back to you, Mr. Moderator. Ah, tapos na ako, bro. No, okay lang ko. Sis Malu, back to you. Nakatulog ka na. Magpakita ka naman. Para sa ating closing prayer bago magwakas. Sis Malu? Sis Malu? Patay, tulog na si Dios. Hindi na ma-end yung live. Nakatulog na. Nakatulog. Okay, so, huling mensahe para kay Bro Odysseus Cablao at kay, ano, kay Bro James mamaya. Okay. Okay. Okay, uling mensahe na sa inyo bago tayo ako na mag-closing prayer. Sige, nakatulog na si Sis Malu. Mm. Sige, Bro James, unahan mo na. Alin yun? Last message. Ano, para yung, sa mga... Ano, yung mga... Yung mga blog channel. Nyo, yung mga channel nyo. O, Bro Cablao, para sa huling-huli. Okay. Ang galing ha. Okay. Sino ko na? Sige na, ikaw na, Bro. Ako na? Sige, sige, Bro James mo yan. Si Brother. Sige, ikaw na, Bro James. Sige, Bro James, para malaman nila yung ano ba, mamaya. Di, ako na, para mas magat ka. Tuturuan kayo nila. Pero ano tayo eh. Sige. Sige, sabay na tayo. Sige, isa lang. Sige, sige. Sige, sige. Mamaya, ako na. Oh, ladies first. Wala. Okay, no, unang-una, no, maraming salamat po sa lahat, no? Kay Brother James, no? Baptist. Kasi unang-una, bro, di ako nagamon sa'yo. Nagamon sa'yo talaga. Nagpaano sa atin, si Chris Emo. Yung talaga yung nag-ano sa amin, kumbaga nagpasampok sa amin dalawa. Meron pa kayong ano, pag-uusapan. Dito lang natin gagawin. Huwag kang mag-alala. Maraming block si Brother Mel, pero hindi ko gagamitin yan para ipantulong kay Cablao, no? Nasa gitna si Brother Mel, no? Nasa gitna. Hindi ako tumutulong. Kahit Katoliko pa yan, hindi ko isinesend kung ano yung mga laman ng libro na pwedeng pang-challenge dun sa ano mo. Hindi ko ginamit ito. Cablao, nag-send ba ako sa messenger ng laman ito? Meron wala, ba? Wala. Oh, hindi wala, ko ginamit. Oo, oh, sige. Madami okay, tayong reference. Oo nga, kaya may ginamit din ako kanina kay Sister Anjus, no? Although ganun pa man, na una-una, hindi namin hangarin dito yung manalo ng, ano, no, mapahiya yung kapwa, ang hangarin po namin dito is may siwalad yung katotohanan. Kaya Brother James, no, bilang isang Baptist apologist, handa-handa po kami, Brother, kung may tanong ka sa Simbahang Katoliko, nandito po kami sasagot. At kung may mga tanong ka po, no, na mga hindi pa nakasagutan kaya ka naging Baptist Blue, ay may mga tanong na hindi nasagot, nandito po ang Catholic Faith Defender at lahat po ng mga Defensor Katoliko, no, na sasagot po sa inyong mga katanungan. Ganyan din po, mga taong Katoliko na naghihina ang kanilang pananampalataya, feel free to ask. Maraming salamat po, mga kapatid. James, feel salamat. Bro James? Mm-hmm. Sige ako po. So, maganda yung suggestion mo, pero... alam mo nga natin, ang sabi pa nga ninyo is meron tayong kanya-kanyang pananaw at paniniwala. So, yun lang naman. At papasalamat po ako sa pagkakataon na ito na meron pong mahusay na usapan. At walang sampilitan. Then, yun nga po ay desisyon ng bawat isa at managot tayo sa Diyos kanya-kanya. So, ako po ay gusto din pong mag-promote ng page namin sa Assuring Falsehoods na medyo nagkaroon ng controversy, banggaan din sa Roman Catholic. Pero yun lang naman, pwede ninyong panoorin lang. No need to ano, parang ano lang din, mga parang dito lang din mga magla-like, magko-comment lang para please no ano lang, no assault na parang abusive. So, yun lang po ang Sinning Falsehoods. Ay, salamat. Yun po i-like lang, i-like. Thank you po. Okay, so salamat Bro Ryan Paayas at ganun kay Bro Nemesio, no?
Bukas, magkita-kita tayo dito sa ating live streaming para sa ating alamin, isang topic na naman po ang ating pag-uusapan. No, kung meron kayo ulit pag-uusapan, Bro James at Bro Odysseus, at nagpag-aanuhan ng inyong argumento, magpaset lamang po kayo dito in the cooperation of Bro Roland Farts, po Kamatuoran, and in the, at ang Devco, no? Dito po, nakita ninyo, no? Kahit marami, purong Katoliko dito, hindi ka pinagtulungan, no? No, sa comment lang 'yon, hayaan mo na lang sila doon sa comment, pero dito nakita mo lahat kami rito nakatago, lahat 'yung ano rito mga nakamute, no, para pakita namin na kahit teritoryo 'to ng Katoliko, wala ditong mga kinikilingan o kinakampihan, no. Salamat. Okay, salamat din Bro Nemesio, Bro Ryan, Bro Mon, Bro Ichi, Bro San, Bro Sandy, Bro Russia, Bro Roland Pads, kahit Kablaw, Sis Malu, para sa ating closing prayer, Sis Malu. Nagising ka na, bigla ka uling nawala. Closing prayer, Sis Malu. Okay. Nalabas ako. Ha? Okay. May cartoon na, alas 11 na, nasa labas ka pa. Hindi, dito sa may, ano, nandito ako sa may loob ng ano eh. Okay. Okay na ba tayo? Closing so, prayer na. Closing prayer na. Wait lang ah. Oh, congrats, congrats, Bro Kablaw. Ay, kay Bro James. Congrats sa inyong dalawa. Yan. So, natapos na po yung ating isang maginoong pag-usap ng dalawang ating kapatid na si Bro James at si Bro Kablaw. So, I hope na meron po tayo kinapulutan ng mga aral dito sa pag-uusap ng ating dalawang kapatid na ito, at nawa ay maipahayag natin sa iba yung ating mga paniniwala na ito, at nawa, sabi ko nga, ay kapulutan ng aral. Ayan, wag nang galit, di ba? So siyempre, sa pagtatapos ulit po ng ating gawain na ito, hihingin naman natin or ibibigay naman natin yung ating pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na maluwalhating natapos ang isang maginoong debate na ito na ating dalawang kapatid na ito. So let's pray mga kapatid para sa pagtatapos ng ating gawain na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon naming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, niluluwalhati at dinadakila ka po namin. Salamat aming Panginoong Diyos sa lahat ng mga oras at pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin, higit lalo po sa mga oras na ito na ang aming dalawang kapatid na nag-usap ukol sa kanilang mga pinananampalatayaan ay maluwalhati na natapos at maginoon na naipahayag nila ang kanilang mga pinaniniwalaan. Nawa Panginoon na tumimo sa bawat isa sa amin ang mga aral at paniniwala na narinig po namin sa mga ilang oras na ito, at ikaw na po ang bahala sa amin na magbigay ng lahat ng kaalaman tungkol sa mga ilang bagay-bagay na aming mga pinananampalatayaan. Alam ko na ipagkakalungo po sa bawat isa sa amin ang karunungan sa pag-unawa. At salamat aming Panginoong Diyos sa ilang oras na ginabayan po ang bawat isa sa amin, higit lalo na po ang aming dalawang kapatid na nag-usap na ito. Salamat at mapayapa at maluwalhating natapos ito. Nawa, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin, maging liwanag namin ang lahat ng aming mga narinig, at maging liwanag namin sa lakbayan ng aming buhay ang lahat ng aming mga pinananampalatayaan na ipinagkakaloob mo po na karunungan para sa amin. Salamat aming Panginoong Diyos. Ito po ang aking samatalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat. Maraming salamat. May topic natin bukas, Sis Malu, sa ating live. Okay, salamat. Bukas po yung ating itatopic, magbibigay tayo ng konting pahayag about the Samaritana. Samaritana okay. Po ha. Mausap ng ating Panginoong Jesus.
Yes, doon sa... Sige, salamat. Ay, God bless. Salamat, bro Roland. God bless. Good day. Bye-bye. Bye-bye, bro. Bro, Roland Park. Salamat. Pati ang Devcon kasama natin. No? Tayong tatlo ang magta-tie up. No? Salamat. Salamat, bro. Salamat. Salamat. Roland, thank you po. Yes. No problem. Salamat, bro James. Bro Roland. Good night. Friday. Bro Nini, salamat. Salamat. Good night. Good night, po. Good night. Good day, yo. At Iglesia. Where is...